views and opinions expressed in this program are those of the speakers, and do not necessarily reflect the views or positions of Bayanihan Broadcast Media and the management. Wellness Pilipinas in action! Hello, hello, hello! Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Ha? Muli po ang lingkod si Dogbong Ramirez sa programang Wellness Pilipinas in Action. At sa ating paglalawig sa Himpapawid, makakasama niyo po kami mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya po, antabayanan po ninyo ang programang nagbibigay ng siglat saya sa bawat katauhan, lalong higit sa mga maraming nararamdaman. At sa ating paglalawig sa Himpapawid, makakasama natin ang mga gwapo at machong engineer, IT at technical na pwedeng ibigin, pwedeng mahalin, wag lamang ang kinin. At syempre po, pasasalamat natin kay Miss Mine, at kay Ma'am Tanya, kay Ma'am Nelly, at syempre po kay Miss Gia, kay Ma'am Laika, kay Ma'am Gina, kay Ma'am Marina, kay Princess Alpa, at syempre po kay Doktora Jaja Pineda. At syempre po, ang pasasalamat na rin po natin sa ating butihing Vice President at Station Manager, no other than Sir Benny Maligdim. At syempre po, pasasalamat na rin po natin sa ating napaka down to earth na Chairman, walang iba kundi si Chairman Efren Rambo Rafanan. At syempre po sa ating Ma'am Amy, na kung saan nasa Stanford kay ngayon. Magandang hapon at gabi sa lahat sa inyo, at yung iba po ay inumaga na, lalo po dyan sa ibang bansa. Tayo po ay maglalawig sa Himpapawid ng isang oras para po ipahatid sa atin ang magandang balita para po sa total wellness. Ang Wellness Pilipinas in Action ay punong-puno po kay ng aktividades katulad po ng ginawa namin kahapon. Ang ginawa namin kahapon ay naghatid po kami ng ilan sa mga kababayan natin na medyo may problema sa mata. Yung kailangan nila magkaroon ng grado yung mata nila. Bakit po? Syempre po, yung iba'y nakakaedad na. Yung iba naman ay sobrang exposure sa radiation. Kaya minsan yung iba ay nakakaroon na ng diferensya sa mata. Kaya po dun sa lahat na nadala po natin sa Mabuhay Deseret Foundation kahapon, Happy 35 Anniversary. Biro mo, tatlong dekad at kalahati na namamayagpag ang Mabuhay Deseret Foundation dito po sa Pilipinas. Tumutulong dun sa mga bingot, bulag, pagkatapos below the knee amputee, o di kaya po may club foot. In any case, pati po yung transplant ng mata, ginagawa po nila yan dito. Kaya po, good news po ito. Tuloy-tuloy po ang ginagawa nilang serbisyo para makatulong sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya dun sa lahat, sa lahat po na nanonood ngayon sa programa natin dito po sa Wellness Pilipinas. Tandaan po ninyo, ang paraan po para po magkatulungan tayo, ano sa tingin ninyo po yung mga mabubuting bagay na po pwede po natin pag-usapan at pagkatulungan? Kasi sa panahon po ngayon, kailangan po natin maklasify. Ano po ba ang paraan na pwede natin gawin para po tayo ay patuloy na gumawa ng mas mabuti kesa kasamaan? Ayun ha. O di po ba mas masarap yung nagiging mabuti tayo? Kaya ano po ba mas masarap sa inyo? Yung nagiging mabuti o nagiging masama? O yun lang po ang programa natin ngayon ha. Siyempre, kasama natin kapag mabuti pinag-uusapan, kasama natin yan si Ma'am Crisanta Alvaro. Na kung saan, nung last 6 months ago, nangako na makipagkita sa akin. Sa sobrang busy hanggang ngayon, di pa kami nakikita. Mumita, anong petsa na? Mag-a-activity na lang tayo sa darating na November 14, 15, convention na natin sa Pitag DOH. Hindi man lang tayo nagkasilayan, Mamita. Kung nais po ninyo mag-aral ng alternatibong paraan na gamutan, at syempre po, kung gusto po ninyo pag-aralan yung tinatawag natin total wellness, itong si Ma'am Christina po
ay meron po itong training school. Ha? Training school na po pwede po kayong matulungan, magpa-lisensya, lalong higit po kapag kayo po ang nais ninyo ay magiging massage therapist. Yung license, ha? Yung may license. At syempre po, kasabay na po yan, nanonood si Mama Mabel. Yan. Kaya yan po ang tax collector namin sa Papted. Kasama po dyan si Miss Mine. Pag nakikita po ng mga Mapted them family yan. Unti-unti naglalabasan sa trading room. Mahigpit na tax collector. At syempre po kay Ma'am Hazel Katipay. Good afternoon po do. Good afternoon din po, Ma'am Hazel. Kamusta po kayo? Ano po ang kalagayan ng panahon dyan sa lugar ninyo, ha? Kapag kayo po napadpad sa Maynila, eh hanapin lang po niyo si Miss Mine saka si Miss Mabel. Okay, sigurado ako pag nakita kayo nito, sisingiling kayo agad. Ang good news naman nun, yung halagang 200 mo, abay may unlimited ka ng drinks. Mula umaga, hapon hanggang gabi. May breakfast ka na, may lunch ka pa, meron ka pang snack uli. Maswerte ka pag inabot ka ng gabi, may libre ka pang dinner. Kaso lang kinakailangan, bayad muna bago subo. Oh, kasi pagka hindi ka pagbayad, sasabihin, wag mo muna bigyan yan, hindi pa bayad yan. Alright, okay. Siyempre, nakakatuwa lang po isipin, no? Na kung saan, kay may mga tao talaga na kapag binigyan mo sila ng task, they are so dedicated, ha? Kay walang kindat-kindat na po pwedeng matinag sa kanila. Kaya, salamat po at naging bahagi po kayo ng Papted family. At syempre, kay nais lang po namin na bigyan pa sa salamat, kay maulan saan, Ma'am Hazel? Saan po ba yung lugar ninyo, Ma'am Hazel? Bakit maulan dyan? O, kasi dito po sa Maynila, maambun lang. Okay, ambun-ambun lang po dito. Saan po area po ninyo? Saan po kayo? Taga saan po kayo ba? Okay? At syempre po, doon sa lahat na nanonood ngayon, kung nais ninyo pong mapasaya din yung ibang tao, aba, i-like and share po ninyo itong account natin, ha? Itong ating FB live ngayon. Ha? I-like and share po ninyo doon sa lahat na mga kakilala nyo. Baka ito na po yung pagkakataon na sila naman ay makapanood at matulungan natin sila na maibsan yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ah, lalong higit po dun sa mga ilan, ha, na mga kaibigan at kakilala natin na talaga namang kay ang dami nilang pinagdadaanan na nagpapahirap sa kanilang kalooban. Okay? So baka ito na pagkakataon na po pwede natin silang matulungan, eh bibigyan na po natin ng oras at pansin ito, no? Okay, at syempre po, kay kagalakan po namin babatiin ang lahat ng mga business partner namin. Okay? Na kung saan ni talaga namang sila ay patuloy na nagiging bahagi ng ating ginagawa sa maghapon. Okay? Katulad po kahapon, no? Ang task ko po ay papaano po namin maigather yung ilan mga tao na interesado na pag-aralan po nila ang tungkol sa tinatawag na katiyakan o kasiguruduhan. Okay? Kung sila po ay bumabiyahe. Okay? Sa lahat ng mga motor riders. Okay? Kung kayo po ay high risk, lalong higit po kapag kayo po ay nagbumotor, okay, kayo po ba ay insured na? Ha? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Kasi kapag hindi pa po kayo insured, okay, sa inyo pong ginagawa, okay, lalong higit kapag kayo po ay nagmamaneho mula trabaho, pasok at pag-uwi, okay, meron pong kumpanya na magmamalasakit sa inyo. Okay, papaano po? Ah, ito po, ang kumpanya makakatulong kung papaano po natin maagapan na matulungan po yung inyong mga problema pinagdadaanan, lalong higit kapag kayo po'y na-aksidente. Okay, meron na po ba kayong pang-medical? Kayo po ba kapag halimbawa nangyari na kayo po ay natsugi dahil sa inyong pagmamaneho, ang tanong, meron na po ba kayong pantustos para kayo po ay iburol o ilibing? Yan po, nagtatanong lang. Okay, hindi po namin pinapanalangin na may mangyari sa inyo, pero mas maganda na kung tayo mismo ay meron po niyan, ha? Ibig sabihin, kay hindi man natin ito kailangan ngayon, pero baka sakali na tayo po'y maaksidente, eh meron po tayong magagamit na po pwede makatulong sa atin. Okay, Sir Bilog, i-check mo nga
kung po pwede natin i-caption dito yung activities kahapon na pinost ko sa Facebook ko. Nakalimutan ko lang i-send sa'yo kanina, ha? Eh, tignan natin kung paano natin ito magagawa. Okay, para sa ganun, eh, mas mabigyan din natin ng pansin yung ating mga kababayan, lalong higit sa panahon po ngayon, na tayo po ay nagsusumikap para po matulungan sila, magabayan, at mabigyan po ng tamang kaalaman na tutulong na magkaroon po ng saysay yung bawat pagkakataon na sila po'y makarinig nitong ating mga mensahe. Ha, mga mensahe po pwede makatulong kung paano po mapangalagaan ng kanilang kalusugan. Katulad po niyan, nanonood na po sa atin ngayon. Okay, Kaloocan, malapit lang pala naman kayo, Ma'am Hazel, eh. Okay? Kaloocan lang pala, malapit kayo. Oo, yan. Actually, mayroong paanyaya sa atin, eh. December 2 yata, yung paanyaya sa atin. Okay, at syempre po, watching from, Newer. Ano, Newer? Dogbong. Ma'am Bia, nasaan ka? Si Ma'am Tanya po yung nanonood na rin. From Nowhere, ah. From Nowhere. Okay, syempre po, ang aking nanay, Nanay Renehen, Winilfreda Renehen. Okay, kamusta nay? Okay, I hope na kayo po ay nasa mabuting kamay, lalong higit po sa pagkakataong ito. Okay, nakasalamuha po namin yan last week. Diyan po sa Uwas Albay. Yun, okay? At syempre po, tuloy-tuloy lang po tayo habang inaantay po natin si Dr. Shine. Ha? Kasi po, talaga namang lumalangoy sa traffic ngayon yung sinakyan niya. Okay? Para lang makarating po dito sa ating studio. Okay, kaya antay-antayin po natin, ha? Okay, mamaya-maya po, makikita niyo po yung mga ilan sa mga aktibidades na ginagawa po natin, lalong higit po sa panahon na kung saan tayo naman po ay patuloy, ha, na nagmamalasakit sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Okay, kayo po ba ay may problema sa kalusugan? Nagiging problema din po ba ninyo na kayo po ay merong trangkaso ngayon? Okay, at sige, banatan mo na bilog, baka banatan pa ng iba yan. Okay, at ikukwento natin kung ano ang kaganapan sa bawat picture, ha, na makikita ninyo. Ayan, nakita po ninyo yan, yung nakakulay dilaw. Okay, yan po yung kinakapatid ko na si Ma'am Melody Collado Ledesma. Okay, we are a good friend for about 31 years. Oh, very mo, 31 years. Oh, yan po yung mga naoperahan na po yan. Okay, dyan po sa Mabuhay Deseret Foundation. Okay, sila po yan. Sila po yan, ha? Okay, bahagi na po yan. Bahagi. Bahagi na po yan. Okay, ng Mabuhay Deseret Foundation. Okay, yan po ay si Rizalino. Okay, pagkatapos mga celebrity po yung iba dyan. Parang kilala ko yung nakasombrero na yan. Okay, parang kilala ko nga, oo. Si engineer yata to. Okay, so yung isa dyan ay si Miss Berna. Okay, si Miss Berna, tapos yan si Rizalino. Napakahusay po niyang gumuhit. Okay, napakahusay po niyang gumuhit. Ah, at yan po, oh. Kilala ko rin to, nakatalikod na to, parang si Miss Annabel. Sinukat po yung mata niya para makita kung ano po ang problema, bakit po nanlalabo na mata. Okay, kasi yung iba po, nanlalabo mata nila tuwing kinsenas katapusan lang. Bakit kanyo? Pag nakikita nila yung mga bayarin, lumalabo na ang mata, nandidilim pa ang paningin. O, eto po. Okay, ang maganda dyan, yung mga ibang nag-assist sa kaming kahapon doon sa Mabuhay Deseret Foundation ay mga Amerikano. Mga misyonaryo na naglilingkod kay kung saan kay sila naman ay nagiging bahagi ng tinatawag natin mission and social kay responsibilities. Yan, nakita po ninyo, very close in po yan. Pagkatapos, nandyan na uli si engineer. Yung isa po dyan ay si Jeff, si Miss Rose, at ganun din po kay Ma'am Berna. Okay, so yan po yung mga taong pinaglingkuran natin kahapon, no? Okay, kasama po natin dyan, oh, ito po. Okay, yan po ang family ng PopTed. At syempre po ang empleyado po ng Suffrage. Nandiyan po din lahat yung ating mga ibang business partner na invest na yung kanilang gagastusin para sa kanilang salamin. Okay,
eh hindi nakukunin sa kanilang bulsa. Bakos ang Mabuhay Deseret Foundation na ang gagastos para sa kanila. Oh, subsidize sa yung mga salamin nila. Eh salamat po sa malasakit na binibigay po ng Mabuhay Deseret Foundation. Okay? Nakakatuwa lang kasi maraming natutulungan, no? Maraming natutulungan, okay, na mga kababayan natin, lalong higit po sa panahon na sila po ay dapat makatanggap ng tinatawag nating malasakit. Yan. Alright. Okay, sabi po dito, totoo yan na Doc. Malasakit, na masakit po sa ulo po pag maraming bayarin, Doc. Hindi kayo nag-iisa. Ha? Si Ma'am Nelly nanonood pa rin. At syempre po, ang ating Vice President at ating Station Manager na si Sir Benny Maligdim. Okay? Pa-shout out po kay Cap Eric at kay Sir Oscar Honor ng Salawag Das Marinas. Oh, ito po ha, mga kakilala natin na sila po ay bayani din ng ating lipunan. Okay? Si Cap Eric at saka si Sir Oscar Honor ng Salawag Das Marinas, Cavite. Okay, ito po yung mga taong handang maglingkod kahit anong oras. Walang pinipiling pagkakataon. Bakos sila po'y handang tumulong. Yan. Salamat, Sir Benny! Okay, at syempre po, sa lahat, syempre, you have to be wise right now, ha? Sino-sino ba ang mga susuportahan natin? Kasi ngayon, nagulat ako. Pagbukas ko ng FB ko kanina ng madaling araw, nakita ko, puro mukha ng politiko. Sabi doon sa mga post ng iba, dating Isnabero, ngayon ay nakangiting aso. Pero hindi mo ang ganun caption, di ba? Dating Isnabero, ngayon naging ngiting aso. Okay, kaya po, kung meron man kami mabanggit na pangalan dito, ayan po ay taus-puso po namin, ha? Na binibigyan po ng suporta kasi alam namin na sila ay subok na. Mga kababayan, ha? Hindi po namin kayo isusubo. Hindi po namin kayo nililing lang. Ang mga tao po na binabanggit namin dito ay pwede po yan makatulong sa ating lipunan na maglingkod sa ating inang bayan. Kung meron pa po kami mga sinusuportahan dyan, eh yun po ay hindi kinalawa lang, kinalaman po ang istasyon doon. Ito po ay personal namin. Personal po namin nakilala ang mga taong ito na alam namin na sila po ay makakapaglingkod ng lubos. Ha? Kaya maswerte po kayo at nalalaman ninyo ang kahalagahan ng kanilang mga ginagawa sa ating lipunan. Alright, ulitin ko po ha. Si Cap Eric at si Sir Oscar Honor ng Salawag Das Marinas, Cavite. Mabuhay po kayo, lalo po sa hangarin ninyo na makapaglingkod sa bayan. Okay, marami po kasing kapitan ngayon na talaga namang gusto nilang maglingkod uli. Okay, yung iba naman may tinatawag na kupitan. Anong hanap ninyo? Totoong kapitan o kupitan? Wala tayong binabanggit na pangalan dito, ha? May mga cases talaga na nangyayari yan. Basta kapag galing sa amin, na inendorso namin yan, sigurado po yan, maglilingkod sa inyo yan. Alright! Okay, watching from Quezon City, thanks po sa libreng check-up at salamin from Deseret Foundation. Mabuhay po kayo, sabi po ni Tito Busano Amoto. Okay? Si Sir Johnson. Yan, ha? Kaya po, ugaliin po natin kung may mga bagay po na po pwede makatulong para po dun sa ating mga kababayan para sila po ay makinabang sa ating mga ginagawang aktibidades. Aba po, kinakailangan natin ito. Ha? Kinakailangan natin ipaalam para sa ganon sila po ay patuloy na magiging bahagi ng ating layunin okay, at magiging biyaya sa mas nakakarami. Kaya po hangarin namin makatulong po ng lubos sa inyo. Yan. Kasi po yung aktibidades namin kahapon eh parang ikot trumpo po kami. Okay, sa umaga pinag-usapan namin paano mo ma-secure yung mga mahal mo sa buhay. Pagdating po sa tanghali,
Eh kami naman ay lubos-lubos. Ang aming dasal na kami po ay pagnubayan ng Diyos para po sa aming QRMA training. Okay? At marami pong mga practitioner ang natuto at marami pa po kami nagawa para po matulungan sila na maibigay ang information kung papaano po magiging isa sa mga traditional at alternatibong practitioner na tutulong kung papaano po maagapan at matulungan na magiging malusog ang isang katauhan. Kayo po ba ay may alam na tungkol sa alternative medicine? Kayo ba ay willing na matuto? Okay, pwede po namin isponsoran ng inyong tuition fee habang nag-aaral at matuto kung paano ka magiging doktor ng sarili mo at magiging doktor ng pamilya mo. O di po ba masarap? Okay, makipag-ugnayan lang po kayo sa Wellness Pilipinas in Action kung ang hangad ninyo ay gusto nyo matuto. Okay, tuwing Lunes po ay meron kaming libreng gamutan. Okay, may libreng check-up, may libreng acupuncture, may libreng ice spa at iba pang mga serbisyo na po pwede namin ilaan sa inyo. Yan po ay matatagpuan sa number 17, St. Martin Building. Okay, West Point Street, Cubao, Quezon City, second floor lang. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tuwing Lunes po yan. Ito po ang good news. Lalabas po ang Wellness Pilipinas in Action. Okay, kasama po ang Family, Relationship, and Sex. At syempre po, ang ating mga bayanihan na kung saan ay mga volunteers, iikot po kami nationwide para ipalaganap po ang kaalaman na kung saan magkakaroon po tayo ng Total Wellness Exhibit. O, di ba? Wellness Exhibit na kung saan makikita nyo po ang mga samut-saring uri ng gamutan na ginagawa. Okay? Mula sa practice ng Western Medicine hanggang sa practice ng Eastern Medicine, pati yung mga traditional healers natin. Yun po yung gagawin natin. Kaya po, okay, ipapakita po yung slice nung ating ginawa po kahapon na gamutan. Okay, malalaman nyo po yan habang ikukwento ko dito yung slice ng ating gamutan kahapon. Pagsusuri sa mata. Okay, para sa ganun, patuloy po kayo magabayan namin. Matulungan namin kayo o makikita nyo po kung ano po yung public service na ginagawa po ng Wellness Pilipinas, BBM Media, maging ang kaya Family, Relationship, and Sex. Di po ba masarap sa pamilya natin na kapag na-address natin kagad yung pangangailangan nila, lalong higit sa panahon ngayon, di po ba? Yung salamin, magastos po yan eh. Magastos po yung salamin. Sabi po ni Nanay Wilfreda Renehen, nakabalik na kami ni Alpa dito sa States. Grabing pagod sa biyahe, walang tulog. Nako po, ayan po. Kaya ang Nanay Renehen ko po ay 78 years old na. Pero pag tinignan mo, parang nagdadalaga pa lang. Ay, ang aking nagiging ina nung ako po ay nagiging full-time missionary sa Bicol area. Okay, siya po ang nag-alaga sa akin. Kaya po yung aking tagumpay ngayon ay bahagi po sila. Kaya po itinuring ko na yung pamilya nila ay pamilya ko na din. Yan. Kaya nung nag-birthday po si Tate Renehen, ako po ay pumunta ng Bicol para po maging bahagi ng celebration. At nakasama ko po sila magsimba sabay. Ang buong pamilya pong Renehen. Okay? Kasama din po namin ang pamilyang Salting at pamilyang Aldea. Yan. Okay? Kaya salamat po sa inyong patuloy po na pagiging bahagi ng ating ginagawang Wellness Pilipinas in Action. Alright! Okay, so ngayon, makikita po natin yung mga ginawa kahapon for the sake po ng mga ibang ngayon lang naka-tune in sa ating programa. Okay? Mapapanood nyo po yan. Ano po bang malasakit na ginagawa ng BBM Media, ng CIA Bayanihan, at ano po ba ang nagagawa kay ng Wellness Pilipinas? Yan. Sa November 13 po ay magkakaroon ng first year anniversary ang CIA Bayanihan. Nagaganapin po sa PICC sa ganap ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Okay, invited po kayo. Kaya magparegister na ho kayo.
ngayon na. Ayan. Kasi po ang target namin ay aabot ng 3,000 ang darating. Okay? More or less. Ayan. Okay. Gusto niyo po bang magiging buhay na bayani? Eh, yung aming chairman, eh, meron na naman successful transaction na ginawa. Okay? Patuloy po na nagmamalasakit sa ating inang bayan para matulungan ang ating mga kababayan. Ano man ang task, okay, hindi siya bumibigay at sumusuko. Bagkus po ay naging matagumpay ang mga negosyasyon na kanyang ginagawa. Maging yan man ay galing sa kaliwa at bumabalik loob sa ating gobyerno. O yan po, yan po ang tularan natin. Yan ang tunay na Rambo. At syempre, papanoorin po natin yung ilan sa gamutan doon sa pagsusukat ng salamin kahapon ng Mabuhay Deseret Foundation habang hinahanda po natin yung mesa na gagamitin po ng ating Doc Shine kay para po sa demonstration kung paano po mapangalagaan ang kalusugan niyo. As we promised yesterday, kay pinag-usapan natin ang samot-saring karamdaman. Ngayon naman, ano ang lunas na makakatulong sa atin? Kaya i-share and like na po ninyo, mag-comment po kayo ano po ba nararamdaman ninyo. At ano po magagawa nitong tinatawag nating kay Parma Zinc mamaya-maya lamang. Okay? So yung demonstration po namin ay hindi para po bentahan kayo. Okay? Kaya po namin dinedemo to para malaman ninyo, okay, yung binibili ba ninyo na iniinom ninyo worth it po ba? Okay, sa kalusugan nyo o gastos lang just for nothing? Kasi di ba sasabihin, hindi, umiinom na ako niyan. O bakit hanggang ngayon? Kaya hindi pa rin mawala yung nararamdaman mo. So, iisa lang ibig sabihin nun, kinakailangan, eh malaman natin kung paano natin paghahandaan yan. Okay? So, ang ilalabas muna natin yung mga slide natin sa Mabuhay Deseret Foundation. Okay, para sa ganon, eh, tuloy-tuloy yung preparation ninyo. Okay, para sa ating gagawin na demonstration. Yan, antabayanan po ninyo. Kasi ito po, eh, hindi po ito ordinaryong usapin. Dahil seryoso po kami na gusto po namin kayo matulungan na mapangalagaan po ang inyong kalusugan. Kaya po, lalo sa panahon ngayon, oh, katulad po niyan, nakikita po ninyo, di po ba? Kanya-kanyang silip po yan, malaman kung anong problema sa mata, kung yan ba ay may katarata, may glaucoma, may astigmatism, o kung saan, eh, nakikita po ninyo, di po ba? Kaya kadahilanan, ang tao sa ngayon, eh lalong lalabo mata niyan, lalo kapag nagkakaedad na at kulang na sa sustansya ang kinakain nila. Kaya kapag ka hindi mo inagapan, eh darating ang panahon, kay lumabo ng lumabo at wala ka nang makita, eh malaking problema yan. Habang nanonood sa atin si Ma'am Iman straight from kay Saudi Arabia. Okay? Eh, ang good news po nito, si Ma'am Iman po ay nangangailangan ng dalawang therapist. Ha? Dalawang therapist po. Dalawang therapist na 43 years old up. Ano pong dahilan? Kayo po ay po pwedeng pumunta sa isang lugar na malaki ang sahod. Ha? Okay? Eh, mas maganda pag dalaga po. Okay? At kung meron po kayong mga experience na gusto po niyo matutunan, okay? Eh, po pwede po namin kayo o rekomenda. Dahil si Ma'am Iman po ay isa sa mga nagmamanage ng malaking spa kaysa Saudi Arabia. Okay, kaya po kung kayo po ay nakikinig o nanonood ng ating programa, minamabuti po namin na kayo po ay samahan nyo kami. Para sa ganon, eh makita nyo po ang kahalagahan ng tinatawag na tunay na malasakit. Bibigyan po kayo ni Ma'am Iman na magandang kinabukasan, lalo po kapag ang inyong kalusugan ay maayos at kayo ay makakaroon ng hanap buhay. At ang hanap buhay na yan ay magbibigay ng katiyakan kung paano po gumanda ang inyong kinabukasan. Correction pala, hanggang 43 years old lang pala yung kailangan. Akala ko 43 years old. Oh, Ma'am Nancy, baka meron kang kakilalang massage therapist na license. Okay. Mula 20 years old hanggang 43 years old po pwede sila. Po pwede sila mag-apply. Dalawa kailangan namin. Dalawang babae. Ah, maganda sahod. Malaki ang sahod. Oh, bakit marunong ka? Eh, ang alam mo naman, sensual massage lang.
Ano dapat kong ayusin? Eh, totoo naman, di ba? Oh, ayan ha. Okay, nakita nyo. Sinusuri yung mga mata po nung aming mga dinala kahapon. Okay, bahagi po yan ha. Meron po kaming 11 ha, nakababayan natin na pinaglingkuran natin na sila po ay nagbigay kay ng pagkakataon. Okay? Tiyakin lang ninyo na yung mukha ko kita pa dyan. Tama ba, Bilog? Ha? Okay, tatama ba o hindi? Ayan, okay. May tama ako. Sige. Alright. At syempre, okay, ang kailangan natin ngayon, mabigyan ng kahalagahan na tayo po ay patuloy na magiging daluyan ng pagpapala. Okay, pag nakita po nyo si Bunso, si Bunso lang ang sakalam. Nakita po niyo dyan, nandyan po ang ating mga magiting na engineer. Okay, at syempre po, okay, nandyan po yung mga ilan sa mga taong tinulungan natin na sila po ay magkaroon ng sponsored na salamin. Yeah, yung salamin po nila hindi ordinaryo. Kapag ginamit po ng salamin, naaaninag po yung kulay. Ha? Naaaninag yung kulay ng mga libag. Okay, 43 years old and below. Meron pong knowledge regarding Thai massage. Kung meron po kayong kakilala na 43 years old below, na babaeng therapist, ay handa na po kaming tulungan kayong i-hire papunta po sa ibang bansa para mas malaki po ang kita. Ang tawag po dito ay pera sa pisil livelihood program. Pipisil-pisil ka lang, pera po ang kapalit niyan. Kaya po doon sa mga nagkakape, kapipisil, kapipindot, at yung isang kape na nakakawala ng fingerprint, ang tawag doon ay kapi. Kamag-anak po siya, ni pininger siya at ni pipinger siya. Yan. At syempre po, ang mga miyembro po ng Smartmatic dahil po election na. Hello, Ma'am Hana. Grupo po ng mga Picos Girl. Apply sana po ako, Dok, kaso hindi na po papasa, Dok. Ah, dahil sa edad, Ma'am? Ah, dahil sa edad, Ma'am Hazel? NC2 lang po. Ah, meron po ako, Dok. Pwede! Pwede NC2. I-assist na kayo ni Ma'am Iman. Ma'am Iman, NC2 lang, hindi siya licensed massage therapist. Po, pwede ba yan? Hmm? Para at least malinaw, para malaman natin. Okay? O bakit ilang taong ka na ba? Ay, wala. Hindi naman halata sa'yo. Parang tingin ko siya, parang 39 ka lang kahapon. Ah, may pasalubong ba ako? Oh, ngayon ay 18 ka na lang. Oh, inaantay ko nga yung palaka, tumalun na bago ka dumating. Si Ma'am Nelly, napakasipag po magluto niyan, grabe. Eh, napakasarap pa magluto. Eh, yan po dito yung chef namin eh. Pang-international chef po yan ng CIA Bayanihan at BBM Media. Ganyan po kalupit yan si Ma'am Nelly. Right? At syempre po, 42 na ako, Dok. Pwede ka ba? Pasok ka ba? Ang sabi dito, 43 and below. Dok Bong, good evening po. Speaking of massage, hehehe. Until what time po yung spa natin mamaya? Need po mag-relax ng katawan tao natin after the busy week. Oh, ano na, Miss Tanya. Ah, Ma'am Hazel. Oh, doon sa mga kachat namin, kami po ba ay lalarga na? Okay, lalarga na po ba kami pagkatapos ng programa? Oh, lima po kami ha, lima. Ang tanong, ilan po yung therapist ninyo na pwedeng gumawa? Kasi araw-arawin po namin ito na ipa-plug na ang relax spa ninyo ang siyang tumutulong para kami ay nagiging healthy and strong. Yan. Okay, good evening po, Dok. Sabi po ni Ma'am Raquel Cabrera. Okay. Good evening din po. Ma'am, ano po bang modality mo na alam nyo? Oh. Okay, Ma'am, ano, Hazel daw, anong modality na alam mo? Okay, prepared po nila kapag may alam kayo sa Thai massage. Ah, kung meron po kayong alam sa Thai massage, much better.
Okay, kung wala naman, abay, pwede po kayong sumideline. Okay, dalawa lang po kami, Doc. Nino, dalawa lang pala kayo ni Sir Michael. Ma'am Hazel, dalawa lang po ba kayo ni Sir Michael? Okay, siguro po pwede yung iba habang nakababad yung kanilang mga paa. Okay, isasalang na yung iba kung ano pwede. So, ang tanong ko po, Ma'am Hazel, kaya po ba? Okay, lima hanggang anim, kaya ba ninyo? Okay. So, sigurado ako dadagsaing kayo ng tao dyan. The moment na nagpa-picture si Ugbong at nag-post sa kanyang social media, madadagdagan na madadagdagan ng customer ninyo dyan. Ha? Okay, at sino ba yung may-ari ng salon? Okay, nandito lang yan, malapit sa Kamyas, ano? Okay, paki-check nga, Miss Mine, kung sino yung may-ari ng salon para mabanggit natin. Ma'am Hazel, ano nga uli pangalan ng inyong relax spa? Okay, at mamaya, ipa-flash po uli yung ating ginawa na libreng pasalamin. Pagkatapos po, dumating na po ang kinahiintay ng lahat. Ah. Kung paano po mabigyan ng tamang solusyon yung problema po ninyo sa inyong kalusugan. At dumating na po si Doc Shine. Okay, dalawa lang po kami, Doc. Kaya, kaya daw. Bilog, kaya daw yung ano, yung anim. Now po ba kayo punta, Doc? Mamaya po, Ma'am Hazel. Tatapusin lang po namin programa namin. Hanggang anong oras po ba kayo? Ano po yung last call ninyo? Ano po yung last call ninyo para ma-estimate po namin oras sa pagdating namin? Okay? Kasi gusto po namin mamaya magkape. Ang kape na hindi iniinom. Kape pisil, kape pindot. At yung isang kape, kapag nagawa mo yon, sigurado ako may tirik ang mata mo. Yung kape na nakakawala ng fingerprint. Nakamag-anak ni Piping at ni Pining. Garcia. Ano? Bakit walang tumutubo ngayon, ha? Bakit wala nang tumutubo ngayon? Abay, pumasok kayo. Huwag kayo mahihiya. Okay? At syempre po, tuloy-tuloy po tayo. Okay, dahil pinagdalaanan na po namin kayo. Doon sa lahat po na manunood ngayon, okay, paulit-ulit lang po ninyo panuorin ito at marami kayong mapupulot. Lalo po ngayon, yung special na aming ipinangako sa inyo na magkaroon po kayo ng mas matinding kaalaman, ano ba ang vitamin C na dapat yung inumin na ang inyong pera ay worth it kapag binili ninyo at ginamit ninyo, pag-uusapan po natin yan. Okay, at higit sa lahat, okay, kasi marami dyan, sabi to, umiinom naman ako nyan eh. Kaya nga, umiinom nga kayo, pero bakit naging acidic yung tiyan ninyo? Umiinom kayo, pero bakit nakakasakit kayo pa madalas? So, ibig sabihin, you are just spending your money for nothing. So, ano po pwede natin gawin? Alamin natin, anong tama at bakit ito ang dapat nating inumin. O, kasi gumastos ka na rin lang para sa investment sa kalusugan mo, eh dapat masulit mo na tama na yung binibili mo at iniinom mo para maging healthy and strong ka. Relax Wellness Spa, Doc. Yan. Kaya ito yung magpaparelax sa amin. Hindi ba ninyo pwede madagdagan yung inyong mga therapies ah, para pagdating namin dyan, eh, sabay-sabay na kaming isasalang? Yan. Okay. Pasend po kami ng address ninyo, Ma'am Hazel. Para mamaya po, i-waste namin yan, estimate namin kung anong oras kami makakarating. Okay, pagkatapos, anong oras po? Ah, 10 p.m. pa. 10 p.m. ang inyong last call. So, ibig sabihin, kapag nakarating kami dyan ng mga 8 o'clock o 9 o'clock, pwede pa, pwede pa. Okay? At syempre po, sabing ganun, ah, haladok, wala po ako doon sa spa. Si Sir Michael Bandillo lang po nandun. O ilan ba? Okay, ilan na pwedeng gumawa? Akala ko ba ready kayo? Last call po namin, Doc, is 10 p.m. Oh, kasi kapag isa lang si Michael, baka hindi niya kaya ang lima. Ha? Okay, pakilinaw lang to, Ma'am Hazel, ha, para at least hindi po mag-antay na matagal si Sir Michael. Kasi lima po kami. Oh, okay, para at least kompleto tayo. Alright, at counting minuto na lang. Ha? Marasasaksiyan na po ninyo ang demonstration. Okay, ano po ang pinakamalupit na vitamin C na dapat nating inumin, lalo po sa panahon natin ngayon na marami na pong sakit ang kilaganap. Okay, minsan madikit ka lang, sinisipon ka na.
Eh, buti sana kung yung sipon mo sa baba, lalabas. Eh, yung iba sa sipon, sa ilong. Oh. Eh, kaya kinakailangan po, alam natin, ano po ba ang dapat nating iinumin na po pwedeng magpatibay ng ating mga buto? Ha? Kaya yung mga produktong titibay ang mga buto nyo. Ha? At kikinis ang inyong mga balat. Eto na. At mamaya malalaman ninyo. Kasi po, napaka-complete demonstration po ito. Pwede po kami magipagpustahan. Ha? Kung ano pa po ang vitamins na mataas ang alkaline level niya. Yun. Dahil ito po ay approved ng FDA at meron na po siyang FR number. O, yun po, ha, lagi nyo tiyakin, ha. Huwag po kayo bubili nung mumurahin lang. Bakit kanyo po? Pag nainom nyo po, mapapamura din kayo, eh. Sa sobrang mura. Bakit kanyo? Uminom kayo pagkatapos umalsa yung tiyan ninyo. E di sana ang ininom na lang ninyo ay baking soda o baking powder. Ang kailangan lang pala nyo umalsa yung tiyan nyo dahil sa asin. Diba? So ngayon po, masasaksihan natin counting minuto pa. Okay, at makikita na po ninyo si Doc Shine. Okay, at syempre, sino-sino na ba gumagamit ito? Ako po'y nakasubok ng produktong ito. Abay, kapag ako po'y umiinom yan, may bumubukol pa po sa akin, eh. Lalong higit doon sa mga miyembro ng media. Okay, mga media betis. Pag mataas na po sugar, eh, minsan mukha na lang po nagagalit, eh. Boses na lang tumataas at tuhod na lang tumitigas. So ngayon, meron po kami ipapaliwanag sa inyo. Eh, kasi yung isang mister na galing sa trabaho, nag-overtime, abay pag-uwi sa bahay, inuubo-ubo na. Pagpasok pa lang, sabi nung asawa, anong nangyari sa'yo? Sabi nung mister, eto, ang tigas ng ubo ko. Iubo siya ng ubo. Tapos sabi niya doon sa mister niya, kumuha ka nga ng pera dyan sa bulsa ko at bumili ka ng pan-dry cough. Sabing ganun, abay yung asawa ay nagmamaktol. Eh, habang papunta at kukuha ng pera sa bulsa ng asawa niya na nakahanger dun sa bintana yung kanyang pantalon, bumubulong-bulong yung asawa. Yung mister narinig. Sabi niya, pakilakasan mo, ano ba binubulong-bulong mo dyan? Sabi nung misis sa kanya, wala! Ang sabi ko, buti pa yung ubo mo, matigas! Sabi niya. Yun lang. Kaya kinakailangan sa mga mister, huwag kayong papayag na mas maunang mamahinga yung ibang bahagi ng katawan ninyo kaysa sa aktibong utak natin. Kinakailangan sabay yan. Ha? Hindi po pwedeng matamlay. Lalo na higit si Manoy. Ha? Pag matamlay si Manoy, ibig sabihin meron kang malalang nararamdaman. Bakit? Hindi na maganda ang circulation ng iyong dugo. Yan ang magpapahirap sa inyo. Alright? Ilang minuto pa ba? Aabutin pa ba tayo ng eternity bago magsimula yung presentation natin? Siyempre, si Madam Tanya, dadayuhan ka namin. Ready ba yung mga therapist mo? Ha? Ready sila? Oo. Michael. Kakayanin ba niya yung lima? Sige, usap tayo mamaya. Ang tawayanan po ninyo, kasi malapit na po yung pagkakataon na kayo po'y matuto ng husto. Ha? I-like and share na po ninyo yung programa natin. Kasi marami po kayo matutunan dito. Promise po namin sa inyo yan. Anong dahilan? Bakit nakakasakit ang tao? Tinalakay natin kahapon. Eh, ngayon, pag-usapan natin ano yung mga posibilidad na pwede magigil lunas. Para po sa ganun na hindi po tayo padalas nakakasakit. Kasi po, ang sakit ay ugat ng kasalanan. Kasi pag nagkasakit ka, ibig sabihin nagiging pabaya ka sa kalusugan mo. Okay? Kasi nakalagay sa banal na kasulatan, kung alam mo tama at hindi mo ginawa, yun na isang kasalanan. Ngayon, alam mo na ang paraan paano magiging healthy and strong. Pagkatapos, hindi mo pa ginawa, ang laking problema niyan. At syempre po, ang nais lang namin, may pabatid sa inyo, na ang kalaman na ito ay hindi po ito binibili. Ang kalaman na ito ay hindi po ito
magiging pasakit, kundi ito po'y katuwang para po kayo ay magkaroon ng karunungan kung paano pangalagaan ang ating kalusugan. Alright, ready na ba tayo? Napipressure ko na yung ating technical sa mga engineers natin. So, antabayanan po nyo lang, ha? Dahil ready na po tayo. Oo. Okay. Yan po dapat ang tugtog. Pa-order nga ng dalawang bucket. Tapos samahan mo ng dalawang platitong mani. Siguraduhin mo yung mani na yan, prito na. Huwag masyadong maalat. Kasi baka magkaroon tayo ng kidney stone. Kaya po, antabayanan po ninyo. Naku po, napaka-special po nitong araw na to. She's wondering what clothes to wear. She puts on a makeup. At syempre po, sa ating paglalawig sa himpapawid, makakasama na po natin si Doc Shine. Now a name, soon a legend. Buhay pa, alamat na. Si Doc Bang po, introduce mo, ibig sabihin, kay buhay pa, inaamag na. Kaya pag ready na po kayo, ready na rin kami. Handa na po kami mag-demo sa inyo nang malaman po ninyo anong klaseng alkalinity ito at ano ang pH level kay ng vitamins na ito. Ayan. So, bilog. Bilog na ba ang mundo? Ratsadahin na natin to, bilog. Let's go na! Yon! Masasaksihan po ninyo si Dr. Shine. Magle-lecture pa yan sa inyo mamaya. At makikita nyo po kung ano pong kahalagahan ng mga basong ito. Okay, wag nyo pong, wag kayong kukurap. Hindi po ito magic. Ito po ay actual. Okay? Actual na maintindihan nyo kung ano po ang nagagawa ng Parma Zinc sa kalusugan natin. Doc Shine, go, go, go! Okay, so, good evening everyone. Good evening, good evening. Sa mga listeners natin, Doc Bong, no? Oo. Okay, vitamin C. Vitamin C. Okay, the basic way in increasing immunity is to take your vitamin C. Yes! Remember last night, Doc, ang tinakaw natin regarding dun sa mga health issue. In fact, high blood pa lang yun eh. High blood wala pa lang. Wala pa tayong ibang health issue na nadi-discuss doon. Pwede mo bang itakal ngayon kung bakit yung iba malambot na? Okay, circulation ng blood. Number two, aging. Malambot ang puso kapag mag-decide. Okay, go ahead, Dr. Shine. Okay, so balikan natin ng konti. Sige, go ahead. Kasi may mga tao na nagtatanong na bakit nagkakaroon ng health issue. Yes. Ng isang tao. Okay? Mm-hmm. The reason why, pwede ho ba akong magsulat, Sir Bilog? Pwede, go ahead. Okay. Oo. Meron ka pang whiteboard marker dyan. Sige. Ayan, may whiteboard marker tayo. Okay, ito po. Magandang lecture po ito. Kasi maintindihan ninyo kung bakit yung iba kay meron ng sakit pero hindi pa nararamdaman. May pagkamalas daw yun, sabi ni Doc Shine. Okay, eto ngayon, malaman nyo bakit yung iba maswerte. O, malaman nyo kung anong gusto nyo, yung malas ba o maswerte. Go ahead, Dr. Shine. Okay, sige. Let's start to. May apat na major issue ang isang tao. Pagkakaedad at humihina yung resistensya. Top 1, we have the blood pressure. Blood pressure, yung BP. Top 2, we have the sugar. Mm-hmm. Top 3, we have the kidney issue. And top 4, we have the liver issue. Marami pa. Kaya lang, ito yung top 4 major issue ng isang tao kapag nagkakasakit. Okay? Tinitignan ano ang normal value. Alright. Sa medical, kung normal lahat ang reading yan, kumbaga, sir, pit tayo. Okay? Pero kapag wala sa normal, may issue yon. Tama. So, gagastos ngayon tayo. Umpisa natin yung blood pressure. Uh-huh. Normal value, it's 120 over 80. Kapag sumukat ka rito ng 130 over 90, kung ang edad ng pinagsukatan, 50 years old and above, the 130-90, it's considered normal. Normal pa. Ang tao, pag nagkakaedad, automatic ang ugat ay kusang sasara, sisikip, rurupok, lalapot ang dugo, magkakaroon talaga ng issue sa blood pressure because of aging. Ugat ang pinag-uusapan natin. Ugat. Okay. Ugat na dinadaluyan ng dugo. Yes. Okay, sige. Pag wala ka pa sa 50, this is considered hindi normal. Ang tanong, saan ang galing? Yan. Okay, once suriin natin.
Second thing, it's lifestyle. Mm-hmm. So dahil wala sa normal, ang doctor, hindi ho pwedeng mag-diagnose hanggang hindi dumadaan sa serious of death. Totoo. So napakahalaga, Doc, na meron tayong QRMA sa Wellness Pilipinas. Kasi hindi lang ho BP ang ma-interpret natin doon. Mm-hmm. Lahat ng health issue na nakasulat dito, it's makikita natin sa QRMA natin. So, ngayon, conventional medicine, cardiology clearance ang kukunin. Sa cardio clearance, meron tayong tatlong test. We have the ECG. Okay? ECG. Okay. The ECG means electrocardiogram. Mm-hmm. Bakit tumataas ang blood pressure mo? Baka may problema sa kuryente. That's the meaning ng ECG. Okay. Ang koso nito ngayon, nagkakahalaga ng 1.5. Mahal. Now, pag hindi satisfied yung cardiology doctor, pwede po siyang mag-recommend ng another series of tests. And what you call is stress test or treadmill. Ito yung natakbo, Doc. Yeah. Ang meaning nito, baka kaya tumataas ang blood pressure mo galing sa pagod mo. That's stress test. And the amount po nito, so far, it's 1.5. Oo. Pag hindi satisfied yung cardiology doctor, okay? Yes. To the echo. To the echo. Okay? Another gastos. Another gastos. Ang to the echo naman ay tumutukoy, baka may bumabarang ugat sa heart or lumalaki ang size ng puso mo. Okay. And the cost ng to the echo so far, it's 6,500. Ganyan kamura. Aha. Mapapamura ka na lang. Mapapamura ka. The series of tests na to, kung tawagin yan, it's basic. Basic pa lang yan. Cardiology clearance. Once we compute. Magkano na yan? 9.5 na. Pipirma yung doctor sa clearance, cardio clearance fee, lagas po tayo ng 10,000. Basic cardiology clearance. So yan, ang 10,000 na yan, BP pa lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, sa BP mo, yan na yung mga posibilidad na pwede mong gastusin. Wala pa lunas. Wala pa po. Wala pa lunas. Okay. Ma'am Winnie, tandaan mo to, nagkakaedad na tayo. Baka yung ibang pasyente natin, kailangan nila to. Go ahead. Now, kung yung to the echo, okay, may nakitang something, no? Kasi sabi nung to the echo, may bumabara sa ugat sa heart, pero hindi niya maitutukoy anong specific na ugat yung bumabara. Okay. So, ang doktor, again, hindi pwedeng magbuna. Ang bumabara, walang kinalaman ng capillaries at saka yung vein. Ang may bara is yung ating arteries. Yung arteries na nagkakaroon ng bara. Kaya sabi dito, katulad ko, 120 over 80, edad ko 64, normal po yan. Normal po yan. Apolinario nones. Naku, maganda pa circulation. Ibig sabihin, hindi lang sa madaling araw tumitigas. Okay, yung mga muscle kapag nakakaroon ng cramps o yung tinatawag nating pulikat. Okay, kahit anong oras pinupulikat, no? Okay, yung, lalo mga kalalakihan, kulang lang kayo ng saging. Oh, wait. Go to Dr. Mike. Ay, Dr. Shine. Okay. To the echo means may bumabarang ugat pero hindi niya alam kung alin yung exact location. That's right. So ang doktor, para ma-justify ano yung eksaktong bara, magre-request po siya ng kung tawagin ay angiogram. Angiogram? Angiogram procedure, yan ho yung maghahalo ng ink sasama sa dugo mo, padadaanin yung ink sa singit or dito sa braso. Okay. Aakyat yung tinta, papunta sa heart. Kung saan hihinto yung ink, example ito, yun yung exact location ng bara. Naku po! Yung procedure na yan, angiogram ho yan, ang cost po nito ngayon ay 50,000 pesos. Ganun kamura? Relocate yung bara. 50,000? Now, charity division pa to, Doc. Wala pa po ako sa private. Ang private po nito ay 100,000. Now, my goodness. Dahil may bara, hindi papayag ang cardiology doctor na hindi lagyan ng spring. Wow! Ang tawag niyan, angioplasty. Angioplasty. Ito na. Dahil may bara, maglalagay ng spring sa loob ng ugat na bara para mag-dilate. Yes. Fiction day, mag-dilate yon. Okay. It's a spring na kasing laki ng maliit na imperdible. Oo. Pag nilagay yon, naka-fix na yun na nakabuka. Ang tawag doon, stent. Stent. Ang stent ngayon ay nagkakahalaga ng 130,000. Ano yan? Ordinary yan? No, ayan na. Maganda na yan, sir. Maganda na. Klase na. Mm. This is 130,000. Mm-hmm. Kung isang ugat ang bumara, 130. Paano kung dalawa? Time is 2. 260 paano na. Kung tatlo? Time is 3. Uh-oh. Kung apat or lima naman, medyo hirap na yan ilagyan ng stent. Uh-oh. Magbabypass procedure na tayo. Bypass ka na. Bypass procedure, halimbawa, ako yung okay na ugat, 1, 2, 3, 4, 5, barado, yung pang-anim, okay. Mm-hmm. Pagdudugtungin, yung okay na ugat sa okay na ugat. Ah, saan kukuha ng ugat?
dito ho sa hita, lower extremities, or sa braso. Idudugtong yun. Oh, that's yung arteries na medyo matibay-tibay. Yes. Okay? So, ang tanong lang dito, sabihin na natin naka-bypass to, but still, may magbabara pa rin. Totoo. Kaya yung mga tao, sir, na inoperahan sa heart, okay, nag-undergo ng operation sa heart, napakaraming gamot na iniinom. Mm-mm. Kasi iba-iba na yan. Vasodilator, may pampabuka ng ugat na inumin, may pampalabnaw ng dugo, may pampatibay ng ugat, at may pantanggal ng kolesterol. Di ba pwede na lang siya magtayo ng sariling butika niya? Pwede rin. Kaso doon ang pinag-uusapan, BP pa lang, wala pa iba. BP pa lang, ganun kadami na iinumin? May gulay. Sabi ko nga, Dok, sa kinumpit po natin, okay, yung mga listener natin, Dok, yes, at saka nanonood sa atin live, tama, okay, sa Facebook, sa kinumpit po natin, Dok, mukhang saan ba kayo aatakihin? Doon sa high blood nyo or doon sa pressure ng procedure? Sa gastusin. Anakuha po. Okay. Siyempre, yun yung sinasabi natin, that prevention is always better than the best cure. I'm talking about blood pressure pa lang. Oh, bakit wala ito? Pa po, sir, yung... Ang sinasabi niya, laging inom ng saba. Ang saba po ba, iniinom o kinakain? Ano po nangyari? Pagilinaw po, nilalaga niyo po yung saba, yung saba po iniinom ninyo. Eh, sabi eh. Baligtad. Laging inom ng saba. Kain po, kain. Kinakain po ang saba. Okay, go ahead. Okay. So, yung kinumpit natin, procedure. Ah, 8 basong tubig araw-araw okay. Daw. Oh, okay. Ang kinumpit po natin, procedure. Oh, yeah. Wala pa po yung gamot. My okay. Goodness. Diyan pa lang, mamumulubi ka na. Parang diyan kaya yata maatake sa puso pag ganyan pa lang. Okay? Sa blood pressure, pag nagpa-check up tayo, dalawa lang naman yung result. Okay. Either mataas or mababa. Totoo. So, pag mataas, high blood. Pag mababa, low blood. Si high blood at si low blood, hindi ho yan pwede. Oh, kaya kasi pala dapat yung, ang target natin, it's the normal kaya one. Kaya pala yung kapitbahay ko, pag sinabi, mataas na yung high blood mo. Mataas na okay. Talagang mataas kasi high blood nga. High blood na. Oh, go ahead. Okay. So, high and low, hindi pwede. So, ang gagawin ho ng, syempre, ng cardiology, magre-reseta ngayon ng gamot. Kasi para mag-normal. Okay? Kasi si high blood at low blood, both pwedeng ma-stroke. Ma-stroke ang taong may high blood kasi sa sobrang taas ng blood pressure, pumuputok ang ugat. Ang low blood din po, mga kaibigan, na-stroke din po yan. Na-stroke din. Kasi walang dalang nutrients or oxygen yung kanyang dugo. Mag-shutdown po yung organ niya. Totoo. So, para ma-address natin, maibalik natin normal, magre-reseta ho ngayon tayo ng gamot. Kung low blood, bigay ka ng ferrosulfate or folic acid. Yes. Mag-i-improve na po yung pulang dugo nun. Oo. Kapag high blood naman, Doc Bong, marami tayong pwedeng ibigay. Banggitin na natin yung mga gamot. Total, sige, mga go listener. Ahead. Ay, kailangan pwede natin yung magbigay dyan ng amlodipine, losartan, catapress, norvas, adalat, calciblock, atenolol, metoprolol, indoor, isordil. 10 pa lang ho yung nabanggit ko. But right now, on the record, we have 150 brands na gamot na pang high blood. Kaya sabi ni Sir Mario, Serveo Alsalud, sabi niya, watching Malta, aatikihin ako sa presyo, Dog Bong, sabi niya. Yes, sa findings pa lang, ha? Gusto kayo mo, bakit yung BP mo? Hindi normal. Okay. Tuloy mo. So magbibigay ng gamot. The reason why, sabi nga natin, Doc, example, yung may high blood, no? Yes. Pag pinainom mo ng gamot sa high blood, tama? Hindi pwedeng hindi eh. Bubuka ho yung ugat niyan. Vasodilator kasi. So pag bumuka po yung ugat niyan, ang ganda ng dialy na yung dugo, magno-normal yung BP. Kasi nakabuka ugat. Ibang ubuka yung alam ko. Sige lang, tuloy mo yan. 12 to 18 hours, mawawala ho yung epekto ng gamot. What will happen dun sa ugat na nakabura? Nakabuka tuloy. Yung ugat na nakabuka, sasara ho ulit yon. Magsasara ulit. So, kailangan uminom ho uli ng gamot. Kasi pag hindi mo pinainom ng gamot yan, anytime pwedeng ma-heart attack or ma-stroke. Kaya ang tawag po sa gamot na yon, maintenance drug. Maintenance drug na. Okay? Mag-maintenance na ho tayo. Now, kung mataas, pababain. Kung mababa, pataasin mo. Ano ang dahilan? Bakit bumababa? Bakit tumataas? Ano to? Parang spaghetting pataas at pababa to. Ang dahilan po, bumagsak po kasi yung immunity niya. Yan. Remember? Bumagsak ang immunity. Yung ating body, resistensya. Start with a cellular level, a group of cell called tissue, a group of tissue called organ and system. This is the human body. Hinay-hinayin mo ito na dapat mahimay natin sa kanila, lalong higit dito sa mga nanonood, para ma-share nyo sa iba. Kapag cell, tissue, organ, system, okay, bigyan mo na magandang emphasis ito, Dr. Asay. Go ahead. Small unit
of small human unit. Body is what you call a cell. Cell. Ang grupo ng cell, tissue. May tissue. Ang grupo ng tissue, organ. Organ. May kidney, liver, heart, lungs. Yes. Ang grupo ng organ, kung tawagin ay system. System. Alright. Digestive system, cardiovascular, and so on and so forth. Yes. Okay? So, pag umina ang resistensya natin, hihina sistema, hina organ, hina tissue, hina cell. Yeah. This domino effect na yan. Okay. Okay? Kaya pa ulit-ulit. So, ang goal natin, Doc, nakafocus pa lang ako sa BP. Hindi ko na itatackle yung iba kasi magde-demo pa tayo. Oo, BP pa lang yan. BP pa lang po yan. Wala pa po yung iba. Sige. So, ang goal natin, increase mo yung resistensya. Kasi kapag tumaas ang resistensya, gaganda sistema, gaganda organ, everything will follow. Yan. Kasi yung high blood pressure, kung mapapansin nyo po, no? Karamihan sa may edad, paano mo i-explain yung bata? Nakuha? Oo. Merong may, katulad nun, may na-encounter tayo, Doc, no? 34 years old, ang reading ng BP, 200 over 100. My goodness. Okay? Tapos, tatlong beses inulit. Mm-mm. Sabi niya, ma'am, mali ho yung ginagamit yung pang blood pressure. Mm-hmm. So, how come? Mm-hmm. Kasi, we have sa semen, no? Yung hawak natin semen. Ano ba pangalan yun? 24 katao sila. 24 katao? Che-check yung BP. Okay. So, pinagpahinga. Huwag ka munang mag-BP, mag-take ng BP. Oo. Tapos, sumunod, normal. So, siya lang. Mm-hmm. Pag ganyan yung kataas ang blood pressure, either may bumarang ugat, okay. Or either, okay, sira ang kidney. Or sobrang lapot ng dugo. Sobrang lapot ng dugo. Nagkakataon lang, hindi pa siya na heart attack or na stroke kasi nga malakas pa yung ugat. Ito ba yung tinatawag natin na kapag hindi mo nararamdaman, malas? Malas, di ba? Malas. Sabi natin, dalawang issue sa high blood, okay. Malas and swerte. So yung ganun, malas yun. Mm-hmm. No? So ang goal natin, increase natin yung resistensya. Yes. So eto na, continuation lang ng topic kahapon. Go ahead. Bibigay na natin yung sagot. Yun. As we promise dun sa listener natin kahapon. Oh. So the goal... At saka huwag kang magsasawa, Dr. Shine, na magpaliwanag kasi kinakailangan natin ma-educate yung mga kababayan natin. Kasi nga, kung dito pa lang sa pagsusuri, eh hindi mo na kaya, eh paano pa nagkasakit ka pa ng gusto? True. Oh, so ano gagawin natin? Kinakailangan po alamin natin kung ano ang paraan para maging safe, effective, cost-effective at acceptable ng community yung gamutan na pwede mong gawin na hindi ka masyadong nagagastusan. True. Alright, go ahead. Now, increase the immune system. Yes. So, bigay ho muna natin yung tinatawag natin, Doc, na anim na doktor. Anim na doktor. Okay. O yan. So, para increase natin yung resistensya natin. Yes. Okay. Sabi nga natin, bigyan muna natin sila na wala kayong gagastusin. Oo. Pag nakuha mo to, sigurado given, na. Normal ang BP mo. Okay. Naturally. Alright. So, we have the doctor diet. Okay, doctor diet. Huwag mo nang tanggalin yung letter T. Kasi pag tinanggal mo letter T, die. Go ahead, doctor exercise. The doctor tubig. Doctor water. Doctor tulog. Doctor sleep. Doctor air. Doctor air. Okay. Sunlight. At saka doctor sunlight. Yan. Okay. So we have anim na. 6 natural doctors. This is so powerful. Yes. Nga lang, mm-hmm. madaling sabihin, the application is mahirap. Yeah, yeah, sinabi niya, sabi-sabi mo lang mabilis, madali, pero hindi mo pala madaling nagagawa. Madaling sabihin, why is it mahirap, Doc? Kasi ang malapit ito, libre yan ha? Free. Libre na to. Oh. Pag hindi mo pa nagawa yan, may problema ka talaga. Okay. Sige. Oh. Free po yan. Okay. Ang mahirap dito kasi, Doc, it must be combined all together. Yes. Hindi pwedeng nagda-diet ka, kulang ka sa tulog. Nag-exercise ka nga, kulang ka naman sa tubig. Yun lang. It must be combined all together. Oh. Paliwanag tayo ng isa. Walang kaibahan yan sa halaman. Kahit yan ay laging sagana sa init pag hindi nadidiligan. Parang tao din yan minsan. Hindi ka nadidiligan, ang laki ng problema mo. Tuloy mo to. Okay. So isang... emphasize natin dito. Okay, go ahead. Doctor diet. Doctor paano diet? Nga ba yung doctor diet? Mm-mm. Sa isang plato, mm-mm. okay, this is balanced meal. Oh. Kalahati ng plato, fiber. Fiber. 1/4 carbohydrates, 1/4 protein. This is balanced meal. Wow. Hindi ho pwedeng puro kanin, hindi pwedeng puro karne, hindi pwedeng puro gulay. Dapat po, sir, may sukat. Eh, paano yung kasitwasyon ko? Oh. Kasi yung hita ng asawa ko, pang ulam na lang, kaya puro kanin lang binibili ko. Kakaiba yun. Please, mama. Oh, go ahead. So, dapat po, sir,
balanse yung meal. Okay. So, ganun din sa exercise. Mm-hmm. Okay? Kasi minsan, kung kailan lang yung tao, gusto lang pawisan. Okay? Mm-hmm. Pag nag-exercise po kayo, dapat po may kasamang sunlight. Sunlight. Dahil mas maganda ko, mas potent po ang pawis ng exercise na naaarawan. Naaarawan. Okay. The natural source of pure applicable vitamin. Applicable ba dyan yung sinasabi ni Fernando po? Hindi ka nasisikatan ng araw. Pelikula na yun, Doc. Ah, pelikula ba yun? Sige. Okay, go. Then we have the 8 basong tubig sa isang araw. Eight glasses of water sa isang araw. Now, Doc, dito sa tubig, bigyan din lang din natin to. Yung 8 glasses of water, it's applicable pag healthy yung kidney. Pag healthy yung kidney. Okay? Check note dyan, ha? Kasi yung iba na nagda-dialysis na, meron pong input. Okay? Yung ano mo, input saka yung output mo, dapat balance. Opo, opo. Sige po. Kasi lalo pag hindi nakakaihi. Tama. Yung may matinding sakit sa puso, okay, limit din ang water dyan, tsaka yung may liver cirrhosis. Oh, kasi nangyayari, yung iba, pag may sakit sa puso at may sakit sa kidney, nangyayari yun, nakakaroon ng manas. Mm-hmm. Oh, buti so, pa yung paano nyo, namamanas. Oh, dapat yung ibang bagay na lang mamanas para medyo mamaga ng konti. Kinabag pa yun. Sige, tuloy mo lang. We also have the Dr. Air. At isa sa importante, yung Dr. Tulog. Yes. Okay? Oo. Kasi kahit nagagawa mo yan, the tulog, sir, ang natural detoxification ng body natin, the potent yan, happen during the resting time. Okay? Mm-hmm. Nagduduplicate ng marami ang cells natin pag maganda tulog. Totoo. Kung susundan mo natin yung natural medicine, anong oras nga po ba natutulog si Pilipino, Pilipina? Oo, sa Pilipinas? Eh, mga tao ngayon, mga puyatera, saka mga puyatero, anong pinapupuyatan ninyo? Na naging sanhi ng inyong karamdaman. Dapat daw? According to natural medicine, Doc, as early as 9 p.m. Philippine time, tulog na tayo. Eh, yung kaibigan mo, alas 6 pala ng hapon, tulog na, pero kinabukasan, ano pa, puyat? Puyat pa. Alam niyo kung bakit, doktora? Ano, Doc? Bakong kasal kasi. Kaya may reason naman, Doc, may reason. Okay, go. 9 p.m. to 12 a.m. ang kidney nagki-cleansing na. Mm-hmm. Pagdating ng alas 12 hanggang alas 2 ang liver. Mm-hmm. Pagdating ng alas 2 hanggang alas 4 ang baga. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin nyo, umuubo ka sa madaling araw miski hindi ka inubo kasi ang baga mo nagki-cleansing na. Mm-hmm. And 4 to 7 o'clock, the colon at iba pang internal organ. May mga kapatid tayo, pagkagising ng umaga, sila po ay nagpupupo na. Mm-hmm. Ang normal na pagpupo ng isang tao ay nagpupupo 3 times a day. Yeah. Pag lang sunod-sunod, LBM yon. LBM. Isang beses ka nagpupo sa isang araw, okay yan. Yeah. Isang beses ka magpupo kada ikatlong araw, nalalason ho yung dugo. Hindi na normal yan. Hindi na ho normal yan. So, ang tawag dyan ay walking poso negro. Walking poso negro. Yan, okay, go. Ang ganda ng term, ha? Yeah. Sige. So, kung papataasin natin ang resistensya natin, yes, we have the pre-6 natural doctor. Uh-oh. Ang tanong ngayon, Doc, kaya ba? Ang tanong? Kaya po ba? Nagagawa ko yan. Nagagawa po ba? Kayo ba? Nang regular, ninyo, ha? Nang regular. Yes. Okay? Kung nagagawa ko ito, congratulations. Pero kung hindi, wala kang gastos. Ito po pumapasok yung recommendation natin. Yes. So, shortcutin natin ngayon. Oo. How to increase your immunity? Dito po pumapasok. The basic way in increasing your immunity, it's to take your vitamins. Ito na. Ito na ang maganda dyan. Okay? Mm. So, why is it vitamin? Basic ng immunity. Kung kaya nyo to, okay. Kung that's hindi, right, shortcut. Yan. Pero kung magkasabay, much better. Mas kasi powerful. Ang maganda po dito, ginagawan natin ang paraan kung paano po mapatibay yung ating immunity at resistensya para po tayo ay manumbalik yung dating sigla. Yung edad po natin, bilang lang yan. Bilang lang po yung edad natin. Pero kung maingat tayo at nagagawa natin to, titiyakin ko sa inyo, sa edad ko na 51 ito, yung mga 20 years old na kasabay ko maglaro, nangangayaw na ako, gusto ko pa maglaro ng basketball. Okay, ngayon, Doc Shine, okay, gusto namin malaman. Okay, kasi napakahirap ng 6 doctors na yan. Baka naman pwede mo shortcutin na yung vitamins ang gusto ko malaman. Okay, yes po, Doc. So, dun po mapasok. Again, Doc, ha, kung kaya, kayanin natin. Pero kung wala, kailangan na ho natin ng backup. Totoo no yun. Choice na ho tayo doon. Tama no? Naman. So, vitamin C, the basic way increasing immunity. Now, ang sabi nila, I have my own brand. Galing ng ibang bansa, galing ng ganito, galing ng ganito. Maganda na yung brand ko. One of the best vitamins in the Philippines. Lalo po ngayon, ang daming brand. Sure ka ba dyan? Okay. Okay. So, ang vitamin C, dinesign para makapagpataas ng resistensya. Tama. Totoo. Pero ang problem, wala sa vitamin C. Ang problema, nasa yung gumagamit. Oo. Hindi mo alam kung paano gamitin. Yun, ito nang na. Tama. Kinakailangan po natin ng proper education kasi ito po yung magbibigay po sa atin na mas mahabang buhay. Ha?
Kasi masarap po 'yung nagkakaedad na maraming ano, maraming nagagawa. Yung ikay nagkakaedad na marami ka nararamdaman, kasumpa-sumpa po 'yan. O ngayon Doc Shine, papaano mo ipaliwanag sa amin na iyang vitamin C na tinutukoy mo ay talagang it really works sa system ng katawan ng tao? Okay. So, go ahead. Ganito po yun, Doc. Habang nanonood si Ma'am Mabel sa Sir Michael. Madali lang kasing magsabing maganda. Okay. Pero pag wala kang pruweba, hindi yan validated. Totoo yun. Sales stock yan. Mm-hmm. Sa dami pa naman ng vitamins. So, dadaanin ho natin sa simplified demo lang, okay, about the vitamins. Go ahead. Sa vitamins po, we have two categories, ha. We have the acidic and the non-acidic. Mm-hmm. Both maganda. Kaya lang, hindi lahat naman applicable para sa isa. Totoo. Okay? Kung acidic ang katawan mo, you cannot take acidic vitamin C. That's right. Kasi acid to acid, i-refill yan. Oh, wag na natin panggitin. Ascorbic acid. Ascorbic. Sige, go ahead. And another thing, Doc, paano nyo malalaman na acidic ang katawan nyo? Number one, kapag ang katawan nyo ay malusog, katulad ni Doc Shai. Ah, malusog. Malusog yan. Oh. It's a sign na acidic. The second thing, payat ka. Malaki yung chan mo, acidic ka. Mm-hmm. Digay ka ng digay, utot ka ng utot, acidic ka. Mm-hmm. Yung t-shirt mo, pag napapawisan, pag natuyo, namumuti, acidic ka. Oo. So kung alam mong acidic ka, never use ascorbic acid. Kasi yan, hindi pwede sa yon. Ascorbic acid, it's pwede lang para sa taong, okay, hindi acidic. Para mas maganda yung gamit, na ma-maximize. Okay, ibig sabihin, makakatulong sa digestion mo yun. Yes, Doc. Okay. Okay. Sige. Now, we focus on alkaline vitamin C. Alright. Ang dami po kasing nagsasabi na alkaline. So, check natin sa demo. Unang demo, gagawin natin yung ginagawa ng vitamin. So, ito, lahat po ito ng vitamins, ha? Ganito po siya ginagawa niya. So, this is the glass of water. Okay? So, tanggalin muna natin ito. So, focus muna tayo dito. Sige. Okay? Ito yung nagre-represent ang body natin. Alright. Pag malinis, walang bisyo. Mm-hmm. Okay? Very walang healthy na katawan. Bugis. So, ganyan yung itsura ho nung body natin. Nga lang, representation lang ho ito, Doc, ha? Yes. Okay. Nanigarilyo, puya, ano alak, stress, okay? Pandemo lang, Doc. It's actually betadine. Betadine, pandemo. Kumbaga, para makita lang po ninyo na yung tubig ay nakakaroon ng impurities kapag may mga vices yung mga tao. Okay, go. Okay? So, ang nangyari dun sa body mo na malinis, it's dumumi. Wow. Okay. So, ang ginagawa ng vitamins, not only pharmacine ka, lahat po ito. Lahat ng vitamins. Ang ginagawa ho ng vitamins, it's nililinis niya yung toxin. Yes. So, ito yung ginagawa niya. Oh, tinatakan mo lang siya ng powder. Nilagay mo natin vitamins, uminom ka ng vitamins, ang chances are lumilinis ulo. Wow, parang magic lang, okay? Ha? Para hindi basta-basta nagkakasakit. Now, the same day, inulit mo pa rin. Oo. Sigarilyo, puyat, alak, stress, walang jowa, maraming jowa na talo sa talpak, walang pera, na-stress. Dumimi ulit. Shota, pati biyanan. But dahil sir, naka-vitamin C ka, Doc, eto ho ang kakayanan ng vitamin C. Naku po. So please take your vitamin C regularly. Ang lupit naman yan. Napaka-importante sa inyo yan. Anong klaseng now, vitamin C yan? Lahat ng vitamins, ganyan ang ginagawa. Uh-huh. Kaya lang, nagkakaiba ho tayo sa property ng vitamins. Totoo. Kasi makita nyo, may iba, may kanya-kanyang formulation. Uh-huh. So nakapokus po tayo ngayon sa alkalinity ng vitamins. Kasi dun nga sa pH chart natin, kapag po dilaw, acidic, kapag blue, alkaline. The darker the color, mas healthy. Yeah. So gagamit po tayo na iba't ibang brand. Iba-ibang vitamin C. Ng vitamin C. Hindi natin babanggitin yung pangalan nila. Unfair naman. Opo, opo, hindi po. Diba? Wala sila sa demonstration. Pero dun sa lahat na nanonood ngayon, if you have your own vitamin C, okay, pwede kayo mag-demo. Ha? Pwede po natin i-challenge yung pwede mga i-challenge vitamins yung demo nila. Mm-hmm. Okay. So again, right, we have here sa right side, so ito si Pharmazing. Pharmazing. Okay. Now, bumili ho ako ng isang sikat na brand in the market. Mm-hmm. Okay? So, ito siya. Ba't kaya yun na yun? Yan yun yun. O, nanyongongo na tayo, no? Okay. Hi, Ma'am Presi Alpha. We also have the other brand. Inakpa na lang ho natin, ha? Kasi bawal nga po ipakita ng name. Okay? Ito yung nabibili sa mga drugstore ngayon. Sikat na brand. Alam ko yan. Tapos, ito naman po, sir, yung
hindi nabibili sa drugstore, mga nasa MLM company na magaganda rin naman. Okay, sige. Now, challenge natin. So challenge natin. Okay, go. Ang sabi mo Ate Shine, kapag capsule yung vitamin C, yes, it's a sign na puro and natural. Uh-huh. Capsule. Yes po. Okay. Kaya lang sa dami ng nagbebenta na capsule na vitamin C, yes, paano mo malalaman kung ang ingredients na laman ng capsule, it's truly natural. Totoo yan. So, ituruan ko po kayo. Uh-oh. Okay? So, we have here the Pharma Zinc. Mm-hmm. Okay? Simple lang po malaman yun. Lagay nyo lang po sa water. Baklasin nyo po, sir, yung ano, yung capsule. Lagay nyo po dun, sir, sa tubig. Okay. Kapag ang itsura ng powder, lumubog lahat. Okay? Meaning, kahit hindi mo haluin, lumubog lahat. Lumubog lahat. Meaning, it's all natural. Okay. Ah, yan yung technique, Doc, ha? Uh-huh. So, this is Pharma Zinc. Now, bumili ulit ako dun sa drugstore. Leading brand po ito. Leading brand. Leading brand. Parang kilala ko yan. Oo po. Kilala ng lahat talaga. Okay. Kahit hindi mo haluin, nung nilagay ho natin, sir, sa tubig, glass of water, lumubog din po siya. Lumubog? Ibig sabihin, natural ang ingredients. Pero bakit natatanong ko parang madilaw sa loob? Kasi yung vitamin, sir, may property. Kapag all natural po yung ingredients ng vitamin C, ang nangyayari, nagdi-discolor yan. Nagdi-discolor? Kasi wala siyang masyadong binder. Alright. Pero kapag nakakita ka ng vitamins, 2 years na, hindi pa rin nagdi-discolor yung kulay niya. Okay? Ang nangyayari, napakaraming binder ho nun. Mm-hmm. So matuwa po kayo kung yung vitamins nyo, kahit ang expiration, 2 years na, pero let's say 6 months pa lang ginagamit ninyo, nag-discolor na yung kulay ng powder niya. Kumbaga, nanilaw na, namuo na. Ibig sabihin, all natural yon. Yes. Walang masyadong binder yon. Okay. Okay? So, the important, it's lumubog din siya. Yes. Okay. So, Pharma Zinc. We have Pharma Zinc, leading brand in the market. Then, kumuha ho tayo ng sample na galing sa ibang MLM company. Okay. Okay? Tinakpan natin yung label, brand name, yung label. Test na lang ako kung test gusto lang mo malaman kung anong brand siya. Tinakpan natin. No? So, si brand X. Okay. Kumbaga. No, nilagay natin, as you observe, kita naman dyan, Doc, no? Okay. Kitang as you kita. Can see, yun na, ano na-observe nyo? No, parang, lumulutang muna siya, Doc. May binder siya na. Yes. Ibig sabihin, may hari na yan. Kapag lumutang hong ganyan, sorry to say that, ano yan? Harina o chok? Harina. Harina. Okay. Naku po, ginoon. Kumbaga sa sabon, chok. Chok sa so, sabon. So may binder yan. Oo. So ibig filler, sabihin, filler. Hindi po siya all natural. Nako po. So, doing this, yeah, lamang ang may alam. Okay? Totoo. Pag lumubog, malinaw, ibig sabihin natural. Pag may lumutang, ibig sabihin may binder. May binder siya. Hindi siya all natural. Yeah. Now, isang property lang yan, kung puro or hindi. Totoo. That we have here, yung second ho na titignan natin, yung alkalinity. Totoo. Kasi, sabi nga natin, paano mo malalaman na alkaline yung vitamins? Ayan na po sa pH charts natin. Yes. So gagamit na ho tayo ng pH tester. Oh, yung pH po, ibig sabihin yan, potential hydrogen. Tama. Okay, pH level po yan. Okay? Ang sabi po dyan, kapag dilaw, acidic. Yes. So kapag green, neutral. Pag blue, alkaline. Yes. Okay? Highest form acidic, ng alkaline is kulay violet. Kulay violet. Okay. So, unahin natin po itong may binder. Sige. So, lagay po tayo ng mga 10 drops. Go para ahead. Pantay-pantay sila. Go 1, ahead. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, tingin po kayo dun sa pH chart, ha? Nasa monitor nyo. Monitor. So, yung chinek natin siya. Parang orange na rin color, pa na. The color, it's orange. Since may binder siya, okay, pumatak po siya dun sa orange. So, ibig sabihin, too much acid. Ibig sabihin, umiinom ka ng vitamins pero acidic pa rin. Opo, kahit nakapapin. Anong use? Ba't kinakailangan ko bilhin yan? Yun nga po, Doc, eh. Kaya lamang ang may alam talaga, totoo, Doc. Totoo, totoo. Eh, kung may alam, mas ma-maximize siya po, ma'am, sir, yung gamit po ninyo ng vitamins ninyo. Yes, yes. Kaya minsan, yes, sir, may pagkakataon, Doc, na nakainom ka ng vitamins pero ihi mo, dilaw na dilaw. Dilaw na it's dilaw. A sign na tumatapon yung vitamins. Okay. Dapat po kahit walang retention. Dilaw, wala. Okay? And another thing, nakainom ka ng vitamins the same time, yung nangihina ka pa rin, parang wala lang. Yeah. Kasi baka po tumatapon yung vitamins. Sayang. Yeah. So, syempre, sa leading brand, itest natin. So, kung 10 drop dito ng pH tester, 10 rin dito para fair. Mm-hmm. Okay? Leading brand in the market. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Hmm. Kung makikita po natin, Doc. Parang ganyan yung ihi ko kanina. Okay. The color, sir, it's green. Green. Even naman po, it's non-acidic. Non-acidic na to. Okay? Okay. Sodium ascorbate. Mm. Non-acidic vitamin. So, kumbaga, dito sa tatlo, kung ito hindi healthy, mas healthy ngayon to. Yes. Okay? Pwedeng inumin ng acidic person. Yeah. Kahit walang laman ang tiyan. Okay? Kasi non-acidic siya. Mm-mm. When it comes to pharmacy, based on our license sa FDA, yes. Kasi we have CPR license. CPR no? Saka FR number. Yeah. FR number. Okay? Yeah. Ibig sabihin, ni-registered mismo sa FDA. Pag binasa niyo po yung papers namin sa FDA, naka-indicate po mismo doon na hindi lang siya non-acidic. Mismo yung term alkaline vitamin C. Galing naman yun. Yun mismo ang naka-declare sa FDA. Ah, oh. Kasi yung iba, like ito po ang naka-declare, sodium ascorbate, non-acidic. Yun ang naka-declare sa FDA nila. Okay. Kasi license din naman po ito. Yeah. Pero ang pharmacing, pag binasa mo yung FDA license namin, naka-indicate mismo alkaline vitamin C. Yan, nasa monitor natin na, pwede niyo po mabasa yan para makita po ninyo. Ha? Alkaline vitamin C. Kung gaano kaligit yan. The product name, it's PharmaZing. PharmaZing, now, i-check natin ngayon yung pH value. Balik mo doon, coach, sa pH chart. Okay. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Okay. Kung makikita nyo, based tayo sa pH scale mo, it's blue. Kitang-kita eh. Oh. The darker the color, mas healthy, yung vitamins. So, ang pH level nitong PharmaZinc is... 9. pH 8.5 to 9. pH 8.5 to 9 kasi ang pH niya. Kasi yung violet, Doc, alkaline din siya. Kaya lang, yung violet, Doc, hindi na siya advisable pang inom. Uh-huh. Kasi yun yung usually ginagamit sa mga baterya ng sasakyan. Hindi na ho yun pang inom. I see. Chemicals na yun. So, ito yung pinaka-safe, yung kulay blue. Blue, hanggang blue lang. 8.5 to 9 ang pH level niya. Up to 10. Okay. Wow. So, yan ho ang pH level niya. Uh-huh. Kung makita nyo, dito ho sa tatlong vitamins, disregard na natin si acidic. So, siyempre, alis ka na. Acidic, tanggalin acidic mo na. Kasi, tanggalin na natin si acidic, no? Gagastos ka lang ng wala. Pagkatapos, maging acidic ka rin. So, dito na lang ho tayo ngayon. Sorry, acidic. Okay, non-acidic, and alkaline. Now, what is the difference between non-acidic and alkaline? Mm-hmm. Kasi sabi ng ibang patient, ang ganda na ng vitamin C ko, ang importante naman, non-acidic siya eh. Yeah. Okay, no ma'am. Mm-hmm. Okay, hindi po ganun. Okay. Again, Doc, lamang ang may alam. Totoo. Non-acidic versus alkaline, ang pinagkaiba ho niyan, nagkakaroon po kasi, ma'am, ng imbalance yan pagdating po sa digestive system. Yes. Oh. So, pakita natin, sir, yung ating digestive system. Digestive system natin, ilagay yan sa monitor. Yung digestive system natin. Okay? Kapag ininom mo po yung vitamins, yes. Sa digestive system, mag-i-start siya sa esophagus. Okay. Okay? Pagdating sa esophagus, bababa po siya sa stomach acid. Yes. Stomach. So, ibig sabihin, maghahalo na ngayon ng acid pagdating dito sa sikmura. Oo. Anong laman ng sikmura natin? Hydrochloric acid. It's like a muriatic acid na ang nangyayari, ginagamit lang pangtunaw ng kinain natin. Uh-huh. So, syempre, dadaan to sa stomach. Now, pagdating ho sa stomach, bababa po siya ngayon sa small and large intestine. Yes. Ano ngayon ang trabaho ng ating bituka? Mm-hmm. Ang trabaho ng ating bituka, ia-absorb niya ngayon yung nutrients. Okay. Anong nutrients ang makukuha ko sa inyong mga vitamins? Yes. Pag maganda po ang nutrients, dadalin po yan into liver, ipaprocess. Liver, eksakto na ho immune system. Diretso na sa dugo yan. Okay. Pero kapag bumaba po siya sa stomach at naghalo na ng acid, ang tanong ngayon, pagbababa sa bituka, same pa rin ba na healthy sila? Healthy na tayo eh. Oo. Pareho eh. Yeah. Kaya lang mas healthy talaga tong blue. You cannot deny sa pH chart. Yes. Okay? So, let's consider ang acid ng sikmura, it's soda. Soda. It's supposed to be Doc muriatic acid yung gagamitin ko. Kaya lang pag nahawakan, ang sakit sa kamay. At saka ano, mausok. Mausok pa, naka-aircon tayo. Naka-aircon tayo no? Dito. Ibig sabihin, kapag pwede dito sa soda, pwede natin i-demo yun sa open space. Pag dito sa soda, nagbago ka na, how much more na hindi mo kaya yung acid ng muriatic acid. Totoo. Okay? Kasi yun ang laman ng sikmura. Yes. So, ang gawin na lang natin, i-double na lang ho natin. Yeah. Okay.
So, kunyari, ininom mo siya. Oo. Humalo ngayon sa stomach acid. Oo. Pagdating pa ba sa small intestine, healthy pa rin ba tong vitamins na to? Let's see. This is the leading brand. Yes. Okay. Nung uminom tayo, patakip-takip pa lang yan. Patakip-takip pa lang. Lagay tayo ng isa. Oho. Lagay po tayo ng dalawa. Dalawa. So, kung makikita niyo po, parang kuli na ng ihi ng kapitbahay namin yan. Yes po. Yun ho yung madilaw-dilaw na. Truth. Yan yung leading brand. Leading brand po. At yung naging acidic na rin. Acidic na po. Kasi Doc, humalo na po siya sa stomach acid. Dalawang takip pa lang. Opo. Mabanaw pa po yung acid niyan. Aha. Okay? So, dito nangyayari, kung healthy ka, pinasok ka ng acid, kasing acid means sakit eh. Nagsimple sa kating lalamunan, sipon, ubo, lagnat, hanggang ma-damage na yung sistema mo. Naku po, Ginoo. Sa vitamins, meron tayong rule dyan. Yes. Kapag po, sir, walang pangangailangan, walang masyadong pangangailangan, isang capsule a day ka. Yes. Pero kapag sobrang pagod mo, sobrang puyat, may ubo, sipon, lagnat, may sakit, dinodouble dose natin yan. Okay. In fact, ang cancer patient, Doc, nagbibigay po ng 3,000 milligrams. Kasi hindi nyo po pwedeng i-chemotherapy ang isang cancer patient pag bagsak ang resistensya. Totoo. But of course, hindi na yun yung capsule na iniinom. Dinediretso na ho yun sa ugat. Pero nasubukan ko, Doc Shine, 100,000 milligram. One take ko lang lahat, puro capsule yun. Oh, talaga? Kaya nangyari, okay, 8 beses yata akong dumumi, ihi ng ihi, tapos pinagpawisan ako. Kasi that Ilabas. Time, kumain kami ng bulalo sa umaga, tanghali namin, dinuguan, tapos sa, lechon. So, sabi ko, dapat ma-detox ako. So, the way is, alam ko naman na walang overdose yung vitamin C, lalo kapag alkaline yan, kasi nga, ilalabas natin. Ilalabas lang. Whatever so, the sobra, ilalabas lang. Nag-high dosage ako. Okay. Na-flash out lahat. Depende sa pangangailangan. Yeah. Walang pangangailangan, tama ka na sa isang capsule everyday. Totoo. Pero kung may pangangailangan, sobrang pagod. Kasi mas malaki na yung demand mo eh. Totoo. For the immunity eh. Remember, dito tayo humugot ng immunity. Totoo. Kasi hindi natin kaya yung diet exercise na yan. So kung hindi mo kaya, eto ngayon yung backup mo. Tama. Okay? Now, nagkasakit. Inubo sipon lagnat. So mag-higher dose ka ngayon. Yes. Eto ngayon ang gagawin natin, Doc. Okay? Kung kanina healthy yung katawan niya, pinasok ng acid, nadala na ng acid, nagkasakit, mag-higher dose ngayon tayo. Dadagdagan mo kailangan, ngayon kailangan, dadagdagan ko yung dosage niya. Yeah. Okay? Kailangan po, Doc, mabalik yung dating kulay. Totoo. Kaninang kulay, it's green, di ba? Green. Okay. Green. But before that, check muna natin, kasi ito, dalawang takip, nagbago kulay. How about yung pharmazinc? Stable ba yung alkalinity ni pharmazinc? Healthy ba si pharmazinc? Ang sagot, sir, kung dalawang takip dito ng soda, lagay rin tayo, Doc, ng dalawa. Yes. So, this is one. Okay? Hindi malalati naging kulay. And this is kulay. Two. Okay? Oh, yun pa rin ang Wala. Kulay niya? Baka ho kulang pa. Dagdagan na ho natin yung acid. And this is three. Tatlong... Guys, tatlong takip ng soda. Yun pa rin ang kulay. Alkaline pa rin siya. Stable alkalinity ng vitamins. Wow. Yan ang hindi ho kaya ng ibang brand. Yes. Kasi sila, paglagay mo ng soda, Doc, magdidilaw na. Tama. So, going back dito, magdilaw na siya. Oo. So, syempre, mag-higher dose na tayo. Dagdagan kailangan mo. Mabalik niya yung dating kulay, which is the green. Mm-hmm. So, kung isang capsule siya kanina, lagay ho tayo ng pangalawa. Mm-hmm. This is for 1,000 milligrams. 1,000 milligrams. Nung inalo natin, Doc, still, dilaw pa rin. Pa rin. So, hindi pa nababalik. Baka ho kulang pa. Kasi matindi sa kabila, isang capsule pa lang hindi pa nababago kulay. Okay. Kasi legit siya, no? Healthy talaga. Lagay ko tayo ng pangatlong capsule. This is for 1,500 milligrams. Oo. Kung titignan nyo, hindi niya pa rin kung kayang ibalik. Mm-hmm. Baka po kulang pa kasi may COVID yung patient. Oo. Make it 4 capsule, Doc. Grabe na siya. 2,000 milligrams. O, sabi dito, sa edad ko na 56, wala pa akong iniinom na maintenance at vitamin. Sabi ni Mama Riz, good for you. Okay, si Sir Edra nanonood, sabi naman ni Honey Bunch ko, limit the unhealthy foods and eat healthy meals. So, kaysa alas 8 po tulog ko, alas 3 gising ko, araw-araw normal, Steve, normal po yan. Pwede na yan. Okay, we have 4 capsule, Doc. 4 capsule na, four yan pa rin ang kulay. Po, hindi ho bumalik. So ibig sabihin, you're just ibig spending sabihin, your money for nothing. Na, kasi mas unhealthy lifestyle, tinatalo ho yung vitamins mo. Do kaya not settle for less. Magandang backup. Yeah. Ng vitamins. Mm-hmm. Kasi 4 capsule na, hindi pa rin bumabalik. Okay. Paano po kung pharmazinc yung gagamitin ko? Yan, tignan natin. Okay? Tignan natin. Imagine ito, 1 capsule lang po, Mama. Hindi pa nagbabago, 3 drops pa yan. Okay?
Paano po kung PharmaZinc yung gagamitin ko dito? Kaya bang ibalik ng PharmaZinc yung dati mong magandang health? Okay. Ang sagot, based on a demo, ang sagot, tignan natin. Huwag kayong pipikit. Okay. Huwag kayong iidlip. Ang sagot, Doc? Yes. Naku, yes na yes pala to. This is our PharmaZinc. One capsule versus a four. Wala bang palatpakan dyan? Wala sa Cuneta Astrodom? So that is our... Ayun, meron. Meron pala. Meron. So ganyan ka-legit, Doc, yung PharmaZinc. Another thing, naman. Sa ganda ng demo natin, may mga naku-confuse pa rin. Yes. May nagtanong ba naman sa akin, Doc, kasi ito ay manginginom. Oo. Ay, Doc Shine, kapag po ba ako'y umiinom ng vitamin C ninyo, pwede pa rin po ba akong uminom ng alak? Baka ho, hindi ho ako pwede na uminom ng alak kasi naging healthy na ako. Sir, hindi ko ini-encourage, kaya lang gusto kong sagutin. Yeah. Pwede ba daw siyang mag-inom ng alak? Sabi ko nga, Doc, ano ba pinoprotektahan mo? Yung immunity mo, yung bahay alak? Alam mo, Doc, sagot sa akin, Both. Yung immunity at saka yung bahay alak. Okay. Sabi ko nga, Doc, huwag niyo po ako pinaghahamon. Kasi ako po ay nagpapapatol. In fact, nako, yan. Okay? Ha? Oh. Meron ho tayo ditong demo. Nako, may kasamang alak to. Okay? Mm. So, eto ho yung demo natin. And tignan natin, specific na, yung ating 4 Cantos. Oo. Walang brand to, walang brand. Oh. Okay. 4 Cantos. Okay. Nakakabulag pag nasobra. Pag uminom daw po ba tayo ng alak, pwede po bang inumin natin, Doc, na regular kahit walang pulutan? Sagot ng iba, pwede. Kaya lang, maaga kang malalasing. Ako, malakas ako sa pulutan. Pero hindi na, never ko pa nasubukan uminom. Yung alak, di ba? Maagang malalasing, at the same time, maaga masisira yung liver. Yes. Walang pulutan. So, bubutasin ko talaga. Why? Kasi kung i-check ko natin yung pH value niya. Okay. Doc. Isang tagay para sa tagumpay. Puro po ito, ha? Puro po ito. Tagumpay, okay? Ng kamatayan. Yung chinek po natin, and the pH value, Doc, naku po, it's strong acid. Oh. Guys, orange yan. Hindi orange. Lang yellow. Check nyo po yung pH scale. Acidic nyo. Talaga. Super taas ng acid. Grabe. Haluan mo pa ng alcohol, ika nga, sir, lasing ka kagad. Oo. Okay? Ang tanong niya, pwede bang uminom ng alak kahit po nag-inom ako ng PharmaZinc? Ang sagot po, Doc, yes, pwede. It's pwede. Pwede. Ayan, o, tignan po ninyo, ha? Hindi ko na po kayo ini-encourage na mag-inom ng uminom porkit may vitamins. Sasagutin ko lang yung tanong. Mm-hmm. Pwede ba, Doc? Ang problema niyan, baka mamaya matagal na sila malasing kapag pinagsabay yung PharmaZinc. Exactly po, Doc. Ito po, sir, yung alak mo ngayon. Grabe, Doc. It's healthy po. Hindi po kaya na iba. Oo, eh kasi yung ibang hinahalo, yung juice. Yung juice. So much acid. Oo, ang pangalan ng juice ay Tang. Tang. Now, dahil sir, na-neutral natin yung acid, but still may alcohol pa rin po to, ha? Yeah. Kasi di ba manginginom ka? Ito po ngayon na nangyayari. Di ba uminom ka ng umaga? Oo. Sundutan mo ng tanghali. Tanghali. Bitin ka pa? Sundutan mo ng hapon. Hindi na inom yan, laklak na yan, ha? Bitin pa rin, Doc. Sundutan mo ng gabi. Grabe hanggang na siya. Hanggang umaga, mag-inom ka, buisit ka, lasinggero ka. Oo. Joke lang, Doc, ha? Joke lang, mga listener. Yung alak mong dating mataas ang acid, eto na po ngayon yung alkaline. Alak mo. Still alkaline. So, ibig sabihin, yung PharmaZinc pwedeng gawing chaser. Yes. Actually, Doc, pag ginawa natin chaser si PharmaZinc, hindi ko talaga kayo malalasing. Kasi nakokontrol mo yung acid. So, ibig sabihin, dumadami yung bote na nauubos ninyo. Oo, mabibenta ngayon sa atin ng madami. O, eto. Okay, sabi niya, umiinom po ako ng alkaline C, sabi po ni Napoleon Nones. Si Ronald naman nanonood from Isabela, ang aking bayaw na gwapong-gwapo. Si Ma'am Cecil sabi niya, "Hi Doc, good evening. At my age 59, I only take food supplement." No, good for you, Ma'am Cecil. Yan ang dapat. Kay grabe naman yan, pati alak nagiging alkaline dahil dito sa PharmaZinc na to. Ang pinagagawa ko lang sa kanila, huwag nyo gawin chaser, Doc. Kasi pag ginawa mong chaser, hindi ko talaga kayo malalasing. Wow. O ganito na lang ko, turuan pa rin natin. Iba ko, nag-inom kayo kasi ang goal nyo, makatulog kagad kayo, malasing kayo. Okay. Ito ba, makakatulog sa may mga hangover? Yes, Doc. Okay. In fact, sir, ang tinuturo ko sa kanila, di ba po may hangover kayo? Magtimpla lang po kayo, Doc, ng isang baso na... let's say ito, 500 ml. Uh-oh. Lagyan nyo lang po ng isang capsule na vitamins. Uh-oh. Magiging purong alkaline ho yung tubig nyo. Inumin nyo po, bababa po yung hangover nyo. Wow. Okay?
Actually, yung vitamins natin, it's a double purpose. Kung ang purpose po ninyo, vitamin C, inumin nyo kasama yung capsule. Kasama? Okay? Kasama yung capsule. Veggie cup naman yan, di ba? Veggie cup po. Okay. Pero kung ang purpose mo, kasi we have lots of water, Doc, eh. We have alkaline, we have electrolytes water, we have the energy drink. We have hydrogen water. Hydrogen water. So, pine water, maganda naman. Meron pa, dami pa, no? Kaya lang, minsan, ang lalaki ng unit mo, hindi mo naman madala kung nasan ka. Totoo. It's good na meron ho kayong pharma zinc. Anytime, pwede ho kayong gumawa ng alkaline water. Pwede naman, mas maganda. One capsule, ang sukat, pwedeng 500 ml. Mas puro, mas maganda. Pero ang good news, yung isang capsule, pwede po kayong gumawa ng 2 liters of alkaline water. Napakamura po. Galing, alam niyo po, pag nahalo niyo po siya sa tubig na 2 liters, ang lasa po, Doc, parang buko juice. Parang buko juice na siya. Ganun po yung lasa niya. Wow. Pero pag puro, syempre, maalat-alat naman na miss-namiss kasi konti lang. So, tansyahin niyo na lang. Okay? So, again, pag ininom na buo, vitamin C, pag hinalo sa tubig, it's alkaline water. Alkaline, right. Electrolytes, and energy water. 3-in-1 ho yung tubig nila. Galing naman okay? Yan. Now, ang tanong, sabi ni nila, bakit ganyan kaganda? Reveal natin yung ingredients. Okay, reveal lang ingredients. Para malaman nyo kung anong tamang dahilan. At bakit kinakailangan na dapat ma-educate natin yung mga tao, malaman nilang kahalagahan. Hindi lahat ng vitamins ay magiging katulad nung pinapaliwanag ngayon. Okay, kaya po dapat mapag-isipan natin ano ba ang vitamins na dapat nating inumin. Ito na, go! Pwede rin po ba yung surprise? Pwede rin naman. Wala problema dyan. Para okay. Alas alam nila. Now, ang tanong, maganda po yung vitamins nyo, Doc Shine, Doc okay. Bo. Ang tanong, pwede ba sa may edad? Anong edad to? Edad. Kasi meron, ma'am, senior citizen na yung nanay ko, ano na siya, 80, 70. Okay, so sagutin natin dito. Diba po, we have the natural doctors. Yes. Ito lang muna, top 4. Okay. Oh, top 4 na muna. Ang tanong mo, senior citizen si nanay, pwede po bang uminom ng vitamin C? Ang sagot, yes. Yes. Mas matanda ho ang, mas may edad, kasi sir, mas bagsak ang resistensya. Yeah. Kasi ang goal natin, immunity eh. Kasi kung titignan natin si senior citizen, nakaka-proper diet pa ba yan? Ito sinasabi dito, okay, very informative, Doc. Dami kong kilala nanginginom, hehe, makakabenta tayo. Sabi, sige, go. Okay. Ang tanong, senior citizen, 80 anyos, okay, pwede bang uminom ng pharmazinc natin? Ang sagot, sir, it's yes. Why? Okay. Kasi kapag may edad, bagsak ang resistensya. Una, tingnan nyo po, nakaka-balance meal pa ba yan? Nakakakain ba ng tama? Which is, Doc, pag may edad, hindi mo pwedeng pakainin ng karne yan. Hindi mo matutunawan yan. Totoo. Okay? So again, nakaka-exercise, bibihira. Nakakatulog pa ba si senior citizen ng tama? Hindi na rin po, kasi parang manok na matulog. 8 basong tubig na iniinom ni senior citizen, bibihira kasi ayaw niya magiinom ng tubig kasi bakit, Doc? Ihi. So kung tatanungin nyo, sa senior citizen or 70 to 80 years old and above, pwede kong uminom ng pharmacine? Pwede. Yeah. Another question, pwede po ba siya sa isang taong may maintenance na iniinom? Okay, may maintenance drug. Okay, sagutin ulit natin. The reason why na nagkakasakit tayo, dahil po bumagsak ang immunity natin. Okay. So ito po yung catch natin, ma'am. Okay? May sakit, kaya kailangan uminom ng gamot. Halimbawa, ang sakit ay high blood. Pag may high blood, kailangan uminom ng gamot. Amlodipine, losartan. Bababa ang BP niyan, Doc. Okay. Tama yung gamot. Tama. Pero si amlodipine, losartan, hindi ho nakapagpataas ng resistensya. Kasi ibang action yon. Yeah. So dahil bagsak pa rin ang resistensya, pumasok yung ikalawang sakit, diabetes. Now, ang tanong, yung amlodipine ba, pwede mong gamitin sa diabetes? Of course, hindi. Metformin ho ito, kung hindi po, insulin. Bababa ang sugar niya, tama yung gamot. But the thing, si metformin, hindi po pang resistensya. Dahil sa bagsak pa rin ang resistensya, pumasok ang ikatlong sakit, arthritis. Arthritis. So, hindi mo pwedeng gamitin ang metformin sa arthritis because this is allopurinol for high uric acid. Kung di man, kung may pain, bigay ka ng arcoxia. Bababa ang pain, bababa ang uric, but the resistensya, hindi. Pumasok ang ika-apat na sakit, cholesterol. So, hindi nyo pwedeng gamitin ang allopurinol dun sa cholesterol. Kasi this is simvastatin or atorvastatin. Yeah. Ano ho na-observe nyo? Lahat po umiinom ng gamot, tama po, uminom ng gamot. Ang tawag po sa gamot na to, maintenance drug. Kapag ininom, hindi pwedeng ihinto eh. Hindi pwedeng ihinto. Mag-interview kayo, isa lang, taong may high blood. Na ilang taong ka nang umiinom ng high blood? Ng high blood. Ng gamot mo? Ng gamot mo sa high blood. Sasagot yan, 5 years, 10 years, Doc. Ang tanong, Doc, nakita niyong gumaling? Kasi kung gumaling na ho yan, hindi ho yan iinom na ng gamot. Totoo. Okay? So,
kahit 10 years, 20 years, is still may high blood pa rin. Kasi ang tawag, ay isa pa tanong, gagaling pa po ba? Ang sagot, sir, hindi na po. Mm-hmm. Kasi ang tawag po dito sa sakit na to, it's a chronic disease. No, eh, according to medical doctor. Bago mo ituloy yun, mayroon nagtatanong dito, si Ma'am Hazel Katipay, sabi niya, pwede po ba uminom ng Pharmazinc ang anemic po, Doc? Yes. O, pwede okay. Daw. Pwede po daw. Why? Pag anemic po, ma'am, kulang mo yan sa pulang dugo. Given. And pag umiinom mo kayo ng ferrosulfate, hindi ho masyadong mamamaximize yung ferrosulfate ninyo okay. Or folic acid kung wala ho yung vitamin C. Totoo yun. Kasi yun ho yung susi. Mm-hmm. Okay? Siya ho yung driver. So, mas effective si folic acid. Kaya po yung iba na nagtitake ng folic acid, may nabibili na ho kasi with combination ng vitamin C. Dali. Pero of course, ha, this is separate. Mm-hmm. Mamaya po yung ingredients i-reveal natin. Sige. Why ganyang kaganda yung alkalinity yes. niya. Okay? Please, please, please. So, para chronic please disease, ma-aware sila. Habang buhay, kahit kailan, hindi na ho gagaling. Mm-hmm. Now, ang tanong natin, sir, maraming gamot na iniinom, pwede po bang isabay yung Pharmazinc? Ang mm-hmm. sagot, sir, yes. Kasi yung iniinom niya po na gamot, ma'am, okay, Pharmazinc vitamin C, yung iniinom niya po na gamot para dun sa sakit. Ang tanong, mm-hmm. bakit ka nagkasakit? Di ba ho bumagsak yung resistensya mo? Yeah. At ang kaya lang ho magpataas ng resistensya, hindi si Amlo Metformin Allopurinol, kasi ang kaya-kayanan lang ho niyan, vitamin C. Yes. So ang point, iinom ka ng gamot, isasabay mo yung vitamin C. Combine. Combine. Wag na wag niyo hong gagawin na ititigil niyo ho yung gamot. Mm-hmm. Kasi ho, sir, gamot po ito. Totoo. According to Food and Drug Administration, mm-hmm. yung ating ahensya ng gobyerno nang nangangalaga sa mga permit ng drugs and food supplement, pag sinabi niyo pong gamot, ang permit po niyan, sir, it's drugs. Alright. Kaya kung mapapansin niyo, iba sa high blood, iba sa diabetes, iba sa arthritis, iba sa cholesterol, kasi drugs yun. Oo. Ang approval ng FDA kay Pharmazinc as vitamin C, it's dietary food supplement. Mm-hmm. The term itself, Doc, it's a food. Yes. Okay? It's a food supplement. Pagkain. Ang tao, ang tunay ng pagpapagaling, pakainin mo ang cellular level. Yun, no? Kasi kahit anong dami ng gamot niyan, isang drum pa yan, kung hindi mo mapipid ang cell niyan, hindi lalakas ang cell, hindi lalakas ang tissue, hindi lalakas ang organ, mahina ang sistema. Yun. Malinaw. Okay? So, kailangan i-feed mo siya. Mm-hmm. The term itself, it's food. Guys, ma'am, sir, our audience, isasabay, huwag niyong tatanggalin. Mm-hmm. Ang good news sa inyo, pag sinabi mong food supplement, mm-hmm. pwede siya sa taong may high blood, pwede siya sa taong may diabetes, pwede siya sa taong may arthritis, pwede siya sa taong may cholesterol. Pwede kahit walang sakit. Uh-huh. Taking the vitamins na wala ko kayong sakit, ang tawag doon prevention. Oh, eto tanong nga ngayon, no? Okay? Meron ba yan sa drugstore? Sabi ni Ma'am Hazel. Tapos yung kumpare ko, sabi, need ko to pre, Doc Lodi. O paano ba daw yan? Sige, o mamaya, papaliwanag po. Kasi pwede na po tayo ngayon, drop shipping. Opo, pwede po through Lala Moves. Pwede po. Pwede po na, pwede po ba yan? Yes po. Masi-send ba sa kanila yan? Yes po. Okay, may paraan daw. Okay, sige, go ahead. Okay. Mm. Now, Doc, so, food supplement, taking the vitamins, nawala ko kayong sakit, good for you. Mm-hmm. Ang tawag ko doon, prevention. Prevention. And prevention is always better than the best cure. But if you're taking the vitamins mm-hmm. na may sakit na, yeah. Okay, worst scenario, hindi ko sinabi, Doc, nagagaling yan. Mm-hmm. Pero yung papasok na sakit, lock na ho yan. Tama. Silyado na ho yan. You know? Kasi pinalakas nyo na po yung resistensya nyo. Okay. Again, Doc, isasabay, huwag niyo hong tatanggalin. Mm. Kasi sabi nung iba, eh ma'am, ang dami ko nang iniinom na gamot, kung nakikita niyo, sasabayan ko pa ng Pharmazinc mo. Oo. Eh pag sinabay ko po yung vitamin C mo, baka masira naman po yung kidney ko. Mm-hmm. Okay, sagutin uli natin, Doc. Okay. Para ho mas maintindihan nila, tanggalin ko po muna yung vitamin C na binigay natin, Doc. Okay. Eh tignan niyo po yung whiteboard, tignan niyo po yung sitwasyon. Mm-hmm. May maintenance sa diabetes, sa high blood, sa arthritis, sa cholesterol. Eh kahit po ba wala yung vitamin C ko, hindi po ba sira kidney niyan? Eh masisira. Sira din ang kidney. Sira rin po kahit po wala yung vitamin C natin. Oh, now, lang, sira rin po yan kahit wala yung vitamins. Ano po ang advantage na magsasabay ka ng vitamins? Kasi taking the vitamins si sir, prevention. Bago masira yung kidney na yan, bago, matagal pa yan, Doc. Mm-hmm. Pero ang nakakatakot, baka maunahan ka na mas maraming sakit bago ho yan. No. Specific cancer. Magkaroon ng complication. Magkakaroon ho talaga ng complication. Sige. Especially dun ho, sir, sa mga audience natin na
senior citizen. Mm-hmm. Kapag ang babae nga doon, ano sabi natin? BIR. BIR. Mga wala ng menstruation. Babaeng inurungan ng regla. Okay. Mm. Alam niyo po ba na magpa-check up po kayo sa Wellness Pilipinas? Every Monday po yun, no? Libre lang. Libre po yun. May libreng acupuncture pa. Mm. Okay. Kapag ho ganyan na wala na hong menstruation yan, tumutubo na ho ang bukol. Mm-hmm. Ang unang location ho ng bukol niya, nasa matres. Matres. Pag wala sa matres, nasa ovary. Uh-huh. Pag wala sa ovary, nasa suso. Pag wala sa suso, nasa leeg yan. Apat na location ng bukol, no, ng isang babae kapag nawala ho ang regla. Sad to say, mm-hmm, hanggat hindi malaki, hindi sasakit. Bibihira ho sa tao ang nagpapa-check up na wala pa hong nararamdaman. Totoo. Okay, kung talagang wala ho kayong pang-pa-check up, kung wala, talagang wala ho kayong budget pampa-check up, yeah, una, Wellness Pilipinas, Fabtech, mm-hmm, meron ho dyan. Binibigay ho natin yan for free. So far, Doc, for free, ha? Mm-hmm. Inaw natin yan. Totoo, totoo. Samantalahin niyo po habang free kasi pag lalong gumawa po si Doc Bong. Patay na. Wala nang free. Okay. Aray ko. O ano na po mangyayari, Doc? No? Kung talagang wala ho kayong pampa-check up, the defense mechanism na pinakasimpleng magagawa nyo, yeah, is to take your food supplement. Totoo. Vitamin C, the basic way. Yeah, ng no? Immunity, ha? Napakaganda, okay, niya. So, yun. Now, bakit ganyang kaganda? Mm-mm. Ano yung formulation? Magkano? Ang formulation po niya at yung presyo ay i-discuss po natin doon sa segment ng show natin na kahit 15 minutes lang. Kasi po yung Wellness Pilipinas natin ay extended na yung time. So antabayan po ninyo, babalik kami kaagad case doon sa ating second segment kay ano po ang ingredients dito, magkano at papaano po makarating sa inyong tahanan ang ganitong pwede makatulong na magiging lunas o maipsan man lang ang inyong mga problema pangkalusugan. Habang nanonood sa atin si Sir Jimmy Baluyod, Long Life Doc. Okay, yun ang tama. Sabi ko ka kay Sir Jimmy Baluyod. Tama-tama, itong kaibigan ko na to na negosyante na maraming billboard, eh baka pwede na tayo magkaroon ng billboard sa kanya. At hey Sir Katipay, wala na kaming therapist, yun lang. Mm-mm. Kay pinangakuan na nga tayo, gusto pa natin matupad. Bilog! Okay. At syempre po, antabayanan po ninyo, kasi doon po sa family relationship and sex, eh tayo po ay magkakaroon ng information na makakatulong sa atin kung paano po ninyo maa-avail ito. Okay, baka meron pang diskwento na ibibigay si Doc Shine sa inyo. Okay? Ang ultimate kasi na goal dito is paano kayo magiging malusog sa paraan po ng mga simplified information na po pwede makatulong sa inyo. Antabayanan po ninyo, kasi po masasabi natin ang kahalagahan nito dahil makakatulong po ito ng lubos sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Bukas na po ako, ma'am. May home service pa po ako sa mga client ko, ma'am. Sayang po, ma'am. Oh, sayang kasi nag-reset kami ng schedule namin. Pero okay lang. There is always a second time around. Okay? Salamat po sa information. Okay? At syempre po, sa ating paglalawig sa himpapawid, pasasalamat muna po namin at tabayanan po ninyo. Magkakaroon lang po tayo ng very short information doon sa segment natin sa FRS. Bago po ninyo malaman ano po ba ang dapat inumin ng pamilya para lalong gumanda ang inyong relasyon. Kapag uminom po ba kayo nito, pwede ma-address yung hormonal imbalance. Lalong higit po doon sa ating mga anak na minsan eh medyo malambot, yung iba naman sobrang tigas. Pag-usapan natin yan sa FRS. At syempre po, pansamantala, napapaalam po kami kay at sinasigaw ni Doc Bong, galaw-galaw para hindi pumanaw, giling-giling para hindi ilibing. Dahil po sa Wellness Pilipinas in Action, kayo po ang laging bida. Antabayanan po nyo kagad-agad, FRS, ang susunod na segment. Wellness Pilipinas in Action.